Mga kapatid, magsiupuno po na tayo. Praise God. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Lahat po ng umawi ng Alleluia ay magsabi ng praise the Lord. Yun po yung ibig sabihin, mga kapatid, ng Alleluia. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Yun po yung ibig sabihin ng Alleluia. Amen. Glory to God. Sino pong naihi? Umihingi na ngayon, 1 minute. Huwag niyo pong mamimiss yung mensahe ng Panginoon sa araw na ito. One minute po. Sabi sa Arabic, yala. Sura-sura, yala. Praise the Lord. We are blessed to be a blessing. Amen? Abang inaantay natin yung mga iba, ay sabihin mo sa iyong katabi, natutuwa ako dahil ikaw ay narito ngayon. Amen? Nagtagumpay si Lord sa buhay mo, sabihin mo. Amen. Kuya Benny, nagtagumpay si Lord sa buhay mo. Praise the Lord. Amen? Siya po yung nakakabatang kapatid po natin. Nakakabata, hindi. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Meron pong wala dyan ang katabi nyo? Meron po, ano po? Dahil sila po ay may pasok. Lahat po ng taga-Alcarts ay may pasok. And yung iba ay may pasok din. Opikan? Meron pasok din. Amen. So glory to God. Naniniwala ako, mga kapatid, kung titignan natin ang kapaligiran, marami po tayong maobserbahan. Amen? Marami pong tao na sa wikang Ingles ay they have wandered away from the Lord. Amen? Sila po ay lumayo na, palayo ng palayo sa Panginoon. Amen? Even nakakalungkot, mga kapatid, even some Christians do the same. Amen? Palayo ng palayo. At sa kanilang paglalayo sa Panginoon, sila po ay nag-backslide na. Amen? Nag-backslide na. Wala na, totally na talagang iba na ang nilalapitan nila, hindi na si Lord. Amen? Bakit kaya? Sapagkat si Lord ay hindi number one sa kanilang buhay. Amen? Amen? Sapagkat si Lord ay hindi nila focus sa kanilang buhay. Amen? Kaya po sila po ay nawawala. Sila po ay nasa wilderness, kung tawagin. Amen? Nasa wilderness sila. Amen? They have been wandered, they have been deserted away from the Lord because wala na po yung first love. Amen? We usually say it, first love never dies. But why other people that love is dying? Amen? Bakit namamatay yung first love natin kay Lord? Amen? Dahil malamig ang panahon? Amen? Pero glory to God, mga kapatid. Today, God has a very good news to all of us. Amen? Every soul is precious in the eyes of God, even yours. Sabihin mo, precious. Amen? So, valuable ka sa Panginoon. Sabihin mo dyan sa katabi mo, valuable ka sa Panginoon. Valuable po tayo sa ating Panginoon. Amen? Tayo po ito mayong lahat, mga kapatid, at basahin po natin ang Revelation chapter 2, verse 5. And sabay-sabay po natin basahin. Remember, therefore, from which thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. In Tagalog po,
ang apokalipsis ni Jesucristo. Mali po yun. Hindi po yun ang babasahin natin. Revelation, kapayagan. Yan po. Kaya't alalahanin po natin, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Alam po natin kung saan natin tayo nahulog. At magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa o kung hindi, ay paparian ako po sa iyo at aalisin ko ang iyong kandiliro sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Tayo po'y pumikit, yumuko at manalangin sa Diyos. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka sa aming kalagitnahan, sa mga sandaling ito, Panginoon. Sapagkat, Lord, nais mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, O God, ay magkaroon ng kapangyarihan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Lord, ayaw mo, Panginoon, anuman ang balakid na mayroon kami, Panginoon, sa aming puso. Lord, hayagan namin, Panginoon, binubuksan ang mga buhay. Sumaliksik ka, Panginoon, saliksikin mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Mas kilala niyo, Panginoon, ang buhay namin kaysa amin, Panginoon. Mas kilala mo, Panginoon, ang puso namin kaysa amin, Panginoon. Kaya, Lord, humihingi kami ng tawad. Ang mga kasalanan na gawa namin, Panginoon, O God, na noon sa amin, Panginoon, ay hayagan namin sinasabi, Panginoon, kinukumpisal sa iyo sa oras na ito. Nais namin, Panginoon, O God, na malaya na makaparinig, Panginoon, ng salita mo. At Lord, nais namin, Panginoon, ang bawat salita mo, Panginoon, ay matanim sa buhay namin. Kaya Lord, nais mo rin, Panginoon, O God, na malinis ang aming mga puso sa pamamagitan, Panginoon, ng aming paghingi ng tawad sa iyo sa oras na ito. Patawarin niyo kami, Panginoon. Linisin niyo, Panginoon, ang magulong buhay namin. Malinisin niyo, Panginoon, ang magulong puso namin, marumihing puso namin. Purihin ka, Panginoon, at linisin mo, Panginoon, O God, ang napakaruming isip namin, Panginoon, O God. Sa mga oras na ito, Panginoon, Lord, humihingi kami ng tawad. Isingin mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Imulat mo kami sa katotohanan. At bigyan mo kami ng puso na mapagkumbaba, nagpapasakop sa iyo. At Lord, handa lagi, Panginoon, O God, na maghayag at humingi ng tawad sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aking mga pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, naniniwala kami, Panginoon, pinatawad at lininis mo kami. At pinasabog mo, Panginoon, ang puso namin upang, Lord, mawala, Panginoon, ang lahat ng hadlang sa puso namin, Panginoon. At malaya ka, Panginoon, na mangusap sa amin. Malaya ka, Panginoon, O God, na humipo sa amin. Na sa bawat salita mo, Panginoon, O God, ito'y kukurot sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. At ito, Panginoon, ay mauukit sa amin puso at isipan, Panginoon. At Lord, magkakaroon kami, Panginoon, ng pagsisisi sa iyo, Panginoon. At Lord, pagbabago, Panginoon, na gagawin namin, Panginoon, sapagkat, Lord, ito yung nais mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Umaasa kami, Panginoon, na mayroon kang malaking gagawin sa iyong aming buhay. Na Lord, umaasa kami, Panginoon, na mangungusap ka sa amin. Umaasa kami, Panginoon, O God, na babaguhin mo kami sa oras na ito, Panginoon. Ikukumbik mo kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na mga bagay na ipapaalala mo sa amin na hindi ka nais-nais sa iyo. Lord, have your way sa bawat isa sa amin. Kumilos ka, Panginoon, sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Lord, saliksikin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Kayo po, Panginoon, ang pwede lamang magpatalisay ng puso namin. Ayaw mo, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang mag-imbestiga, Panginoon, ang buhay namin. Ikaw, Panginoon, O God, mag-upira ng puso namin. Ikaw, Panginoon, nakakita, nakakabasa ng puso namin, Panginoon, higit pa sa amin. Alam mo, God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ipinapaubaya namin ang aming mga buhay sa iyo. Habang kami, Panginoon, ay nakikinig ng salita mo at pinasabi mo, Panginoon, Lord, patuloy umusap at magkaroon kami, Panginoon, ng conviction, O God, na kami, O God, ay gumawa ng pagbabago sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Itinatugubili namin, Panginoon, ang oras na ito. Maging ang aming mga buhay. Malaya ka, Panginoon, O God, na kumilos, mangusap sa buhay namin. At naniniwala kami, Panginoon, hindi kami lalabas sa lugar nito, na hindi kami nabago, Panginoon.
and we will never be the same again from today in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Pwede pong ilagay natin sa Tagalog at English sa King James. Kaya hindi. Nasipong. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog. Mga kapatid, yung verse na ito is from one of the seven churches in Revelation na sinasabi ng Panginoon na ang church na ito ay loveless. Amen? Loveless church. We call it the loveless church. But this time, God wants His people to be powerful. You want to be powerful? You want a life which is powerful? Amen? You want a powerful life? Kunti lang ang gusto, maging powerful ang buhay nila. Baliwala ang buhay kung hindi makapangyarihan ang buhay natin. Amen? Baliwala, mga kapat, I am telling you, this is the word of God. Baliwala ang buhay natin kung hindi ito makapangyarihan. Amen? Gumagawa ka ng isang bagay, something na magkakaroon ng pangyayari. Amen? Ginagawa mo ito dahil naniniwala ka sa Diyos, ang buhay mo ay magkakaroon ng kapangyarihan. Amen? And this is a secret now. Ito po yung sikreto na sinasabi ng Panginoon, pero hayagan ito na binibigay sa bawat anak niya. Amen? Tayo ba yung mga anak niya? Amen. Then tatanggapin niyo ang sikreto ng Panginoon kung paano tayo magkaroon ng powerful life. Amen? You want to repent your sin? You want to change? So this is repent and change. Amen? Repent and change. Magsisi at magbago. Hindi sapat ang pagsisisi. Nais ang Panginoon na makita ang pagbabago sa buhay natin. Amen? Kahit million times siya lumapit sa Panginoon na magsisi, pero walang nangyayaring pagbabago sa buhay mo. Wala. Wala, mga kapatid. Walang power ang buhay mo. Amen? Parang yung sinabi mong charisma and character. Amen? Well, nakakapag-akit ka ng mga tao, nakakapag-invite ka, nakakapag-connect ka because of your charisma, perhaps. Marahil, guwapo ka, maganda ka, for sure, anak ka ng Diyos, nandun yung katangian na yon. Amen? Marahil, like, cute yung eyes mo. Amen? Pa-charming-charming. Amen? So, nadadala mo sila. Amen? Pero, kung nakita nila yung character mo din, defect. Amen? No power, mga kapatid. Amen? Walang power. Pero nais ang Panginoon, mabago yung karakter natin. Pag sinabi mong ikaw ay lumapit sa Diyos at nagsisi ka sa Kanya, then your character changes. Amen? May pagbabago yung buhay mo. Amen? Why? Change is the best manifestation of true repentance. Amen? Ang totoong pagsisisi sa Diyos, makikita ang tunay na pagbabago sa buhay natin. Amen? Don't tell me you oftentimes ay lumalapit ka sa Diyos. Kahit hindi mo sabihin yan, makikita sa iyo. Don't tell me you have encountered God many times in your life. But they will see your works. They will see your life. Amen? Is it? God is telling to us how to live a powerful life. Repent and change. There is a part to be done by us. If we don't do it, walang kapangyarihan ang buhay. Amen? Walang kapangyarihan. Unti-unti tayong bubuksan ng Panginoon, mga bagay, mga kasalanan na nagawa natin, nagkulang tayo sa Panginoon, nagkamali tayo sa Panginoon, meron tayong mga kapalpakan, marahil unrecognizable kung tawagin. Hindi pa natin alam. That is why we pray to God, Lord, forgive me. So and so, kung convicted ka ng Banal na Espiritu, nandoon po yung specific confession natin. Mga kapatid, this is now the powerful life when you are approaching God with a specific confession. Lord, nagkasala ko. What is your sin? Alam ng Panginoon yan. Hindi mo na kailangan sabihin sa Kanya in general. What is really wanted by God
is you are specific in your confession to Him. Amen? Malimit sa buhay natin, general, because may mga bagay na hindi natin siya alam, unintentional. Amen? Kuminsan, nahihiya tayo. Amen? Well, sometimes, some things we should not tell to the public. Amen? Sometimes, sa Diyos po lamang natin sinasabi dahil too personal siya. Masyado siyang personal. Amen? Na hindi na kailangan hayagan malaman ng mga kapatid o sa publiko o sa kongregasyon. Pero, pag ikaw ay convicted ng banal na Espiritu, nakasalanan yon, mga kapatid, bakit convicted? Bakit mayroong conviction? Because ito po gradual kasi po yung paglago natin sa Panginoon. Amen? Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nakarinig ng salita niya, at tinik natin yung salita ng Diyos, first, nakalaya tayo sa salita ng Diyos na yun pag in-apply mo. Amen? Gagawin po. Kaya nga ito po yung palatandaan ng isang Kristiyano na tayo po ay mahihiwalay sa kasalanan. Amen? Pag alam mong kasalanan na yan, convicted ka na ng kasalanan yan, hindi mo na siya ginagawa. Amen? Unti-unti yan, mga kapatid. Unti-unti. Dahil dito mag-umpisa ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya ngayong kasalanan ay talagang pinaglalabanan natin yan na hindi na maulit sa buhay natin. Amen? Nagtatampo ka? Nagtatampo ka? Oh, come on, huwag ka na magtampo. Pag sinabi ng Lord, ang pagtatampo mo ay kasalanan yan, parang cancer yan. Then, ugaliin mo na pong huwag magtampo. Amen? Amen. Nais ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Magkaroon tayo ng powerful life. Amen? The only need to do is that we have to repent and change. Repent and change. Kaya nga sabi ng Lord, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Saan ka nagkamat, saan ka nagkasala, saan ka nagkulang sa Kanya. Amen? Lahat ng bagay, mga kapatid, na ginagawa natin ay accountable tayo sa Panginoon. Amen? We believe that we cannot serve God directly. Amen? We believe that we cannot sin to God directly through people. Amen? Through surroundings. Amen? Kung ano ang ginawa mo sa mga kapatid o mga ibang tao na kasalanan, nagkakasala ka sa Diyos. Amen? Lahat ng ito nais ng Panginoon na alalahanin natin, mga kapatid. Glory to God, I have this first revelation from the Lord. When I meditate this word, this is the first revelation of the Lord. You know, my dear friends and brothers and sisters, nais ng Panginoon sa buhay natin, yung tunay na kalayaan lamang, tunay na pagpapatawad ng Diyos, magaganap yan, pag nagiging specific na tayo sa ating paghingi ng tawad sa Kanya. Amen? Sometimes we generalize the sin. Lord, patawarin mo ko sa lahat ng aking pagkakasala. Tinatanggap ng Diyos yun. Kung hindi ka pa convicted specifically sa mga kasalanan. Pero kung convicted ka na, let's say, Lord, tinignan ko si babaeng ito na masama, Lord. Then specific ka. Amen? Kung convicted ka ng ganun, mga kapatid, then you have to confess to God specifically. Don't generalize. Generalization is not already by God. Even your own specific. Pero nais ang Lord tayo po yung makalaya. Amen? As we grow in the Lord through His Word, binubuksan tayo unti-unti, mga kapatid. Binubuksan tayo unti-unti. Amen? Unti-unti tayong binubuksan, mga kapatid. Marahil sa bawat isa sa atin, mga kapatid, kumikilos, gumagawa, hindi pa niya recognize yung kasalanan na ginagawa niya. Amen? Pero sa mga iba na nakalaya na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, convicted na sila kaagad. Amen? Kuminsan, hindi natin alam na kasalanan pala yun. Kaya, yung prayer natin, generalize siya. Amen? We pray in general. Amen? Lord, patawarin mo ko sa lahat ng aking kasalanan. Walang specific yun, mga kapatid. Sinasabi mo sa Diyos, in general. Pero sabi ng Lord, nais niya na tayo po ay maging specific na humingi ng tawad sa Kanya. Kung nagluko ka sa asawa mo, sabihin mo kay Lord, nagluko ka. Kung nagkaroon ka ng premarital sex sa asawa mo bago mo siya inasawa, sabihin mo kay Lord,
Ito po na po yung conviction na sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin, mga kapatid. Amen? Yung mga sin noon, huwag mo i-generalize yan kung hindi mo talaga tunay na ipinagpatawad sa Diyos. Otherwise, sabi ng Panginoon, your life will not be powerful. Amen? Hindi magiging powerful ang buhay natin. Pag hindi ka mapagkumbaba sa iyong sarili, sa Diyos, at humingi ng tawad specifically. Mga kapatid, specific. Amen? Pag convicted ka na, sabihin, inudyukan ka na ng Banal na Espiritu na yung ginawa mo noon ay kasalanan. O ginawa mo ngayon kanina ay kasalanan. Then, go to God, confess specifically, Lord, sorry po, nakapag-isip ako ng hindi maganda kay Kuya. Amen? Maging specific ka, alas na hindi ka magiging specific, yan ang mag-hold sa buhay mo. Amen? Hindi magiging powerful ang buhay mo sapagkat hindi ka hayagang humihingi ng confession sa Panginoon. Amen? Huwag kang mahiya pag ikaw ay convicted na because sa mga magitan niya, pag ipapahayag mo ng kasalanan mo sa Diyos, specifically, nagaganap yung kapangyarihan ng Lord sa buhay. Amen? Once na tinanggap mo yung kapangyarihan na yon, then you also a powerful life to other people. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Noon, bago ka mag-asawa, ikaw ay na-involved sa premarital sex, marahil na ikaw ay involved sa fornication, then, now that you are a Christian convicted by the Lord, you have to say to God specifically and confess that sin. If not, you will never have a powerful life. Dahil yan po, sabi ng Lord. Kung titignan po natin, o kung hindi ay paparyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan. Amen? Meaning to say, sa English yan, tatanggan ng Lord yung lampstand sa iyo. Though you are a Christian, continuing, nagpapatuloy ka, ngunit walang saysay o walang kapangyarihan ang iyong buhay. Amen? Dahil tatanggalin ni Lord yung ilaw, yung power sa buhay mo. Amen? Do you think the Lord will allow you to be powerful despite of your unconfessed sin? That is known? That is recognized by you? Amen? Mga kapatid, kaya nga tayo nagpapatuloy sa Panginoon para sa ganoon, unti-unti tayo makalaya at mapuksan ng Panginoon sa katotohanan, magkaroon tayo ng conviction, magkaroon tayo ng kudyok ng Banal na Espiritu. Pag inudyukan tayo na yung ginawa natin noon, ano man yan, kaya nga sabi ng Lord, kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog. I believe we have mind that God has given to us. Gamitin natin yan, mga kapatid. Amen? Recollect everything. Amen? Why? Why the Lord is saying like this? Because in spiritual warfare, hanggat hindi pa nauhugot yung ugat ng pagkakasala mo, hindi pa talaga makakalaya yan. Hindi pa talaga totally na napatawad ang kasalanan mo. Why? Nais ang Panginoon na hugutin nyo. Amen? Ba't yan nagkakaganyan? Alam niyo yung Pilipinas, bakit nagkakaganyan? Napakasama ng Pilipinas. Amen? Sapagkat ang mga tao doon ay nabubuhay sa kasamahan. How, mga kapatid, paano? Sumasamba sila sa Diyos-Diyos at ito po yung karumal-dumal na ayaw ng Diyos. Amen? Hanggat yan na hindi talaga nauhugot yan from its root, Philippines will never be powerful. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon. I'm referring to our country. What if you refer to your family, to your own life, to the church, to the congregation? Amen? Isama natin yan lahat. Isipin po natin yung sarili natin, yung pamilya, yung church, yung congregation, yung buong Pilipinas. Saan ako nagkamali? Amen? Naisip pa natin yung mga kapatid kung saan tayo nagkamali, kung saan tayo nagkasala. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, makalaya tayo hanggang tayo po ay purified na, mga kapatid. Amen? Nais ng Panginoon na alalahan at isipin natin yan. Kasi yan ang mag-hold back sa buhay natin. Pag
kung may mga hidden sin pa na unconfessed sin sa buhay natin, yan ang mag-aawat sa atin. Amen? Kaya nga walang kapangyarihan yung buhay sapagkat maraming unconfessed sin sa buhay natin. Amen? Hindi after si Lord sa generalized confession, after siya sa specific confession. Amen? Why? God is also after about our specific need. Amen? Pag tayo lumalapit sa Panginoon, specific yung ating sinasabi sa Kanya. Amen? Nagiging generalized lang yung mga kapatid sa mga bagay na hindi pa tayo nakakalaya na hindi natin alam. But we humble down ourselves to God in a general way. Sapagkat hindi pa dumating yung conviction ng Banal na Espiritu sa atin sa kasalanan na gawa natin. Nakukuha niyo mga kapatid? Pero tayo pinagpapatuloy at nakalaya tayo sa salita ng Diyos every time na tayo kinumbang 40 years ago, 30 years ago, 20 years ago, nung kapataan ko, nung kami po ay naglalaro pa ng tiyatong. Amen? Sometimes we have to think, mga kapatid, ipapaalala yan ng Panginoon. Amen? Ipapaalala ng Panginoon sa atin. We have to confess it specifically if you want to have a powerful life. Amen? Kaya nga, repent and change. Magsisi at magbago. How? Confess specifically to God. Amen? Kung convicted kayo sapagkat ito yung salita ng Diyos, marami po tayo naririnig yung salita ng Diyos, ano po yung mga bagay na ako'y nagkamali, nagkulang, nakasala sa Diyos, i-confessal mo yan agad. Huwag mong ipagpaliban sapagkat hindi mo alam ang mangyayari bukas. Bakit mga kapatid na degeneralize mo mga sometimes, kuminsan, ito po yun ay palala ng Banal na Espiritu sa atin. Ito, so on. Marami kang inihahain sa Lord. Amen? Mga kasalanan mo. Lord, nagbabaya ako, ganito, nagsugal ako, etc. Specific ka. Amen? Maraming bagay na hindi mo maalala marahil o hindi mo pa recognize na kasalanan. Kasalanan? Sabi ng Lord, i-generalize mo. Amen? Tinatanggap na Lord yun, and then by the time His perfect time comes to your life, sa magitan ng salita niya, bubuksan kanya unti-unti. At palalayain kaya. Amen? Ay dati, ang kinumpisan ko ay Lord, yun lang. Ay, kasalanan pala yung nagawa ko noon ah. Then, specific ka na ngayon nag-aahain kay Lord. Amen? Nagukuha niyo mga kapatid, bakit? Mga kapatid, bakit tayo kuminsan nagiging generalized? Sapagkat, hindi natin batid yung kasalanan. Pero naniniwala tayo na habang tayo narito sa lupa, wala pong exempted, tayo po'y nagkakasala. Amen? Pwede tayo magkamali, pwede tayo magkulang, pwede tayo magkasala. Kaya nga mayroong sinabi si Lord sa kanyang salita sa 1 John 1 verses 8 and 10. Amen? Huwag mong sabihin na ikaw ay wala ng bahid kasalanan. Ikaw ay mayroong nagagawang kasalanan. The thing here, mga kapatid, bilang Christian, bilang spiritual Christian, hindi na natin sinasadya yung kasalanan. Amen? Recognize mo yung sin na yan, hindi mo na kailangan gawin yon. Amen? Or you are about to do, pero inawat ka ng Banal na Espiritu sa magitan ng conviction, then huwag mong gagawin. Huwag mong gagawin. Amen? Unti-unti, mga kapatid, unti-unti. Amen? The more na nagiging honest ka kay Lord, the more na ikaw ay nagiging humble sa Panginoon, the more na magiging open ka sa Panginoon, the more ka ang pagkakalooban ng kapangyarihan. Amen? When you speak with power. When you act with power. Amen? When you think with power. Amen? Do you know that there is a power in our mind? That there is a power in our thought? Amen? There is power in everything. Comes from God. Amen? Manggagaling sa Kanya yan, mga kapatid. Remember, if you want to experience the grace of God here on earth, this is grace here, the glory hereafter. Hindi na kuha. Grace here, glory hereafter. Nararanasan mo ang biyaya ng Diyos dito after this karanasan. Because of your faithfulness to God, you will experience the glory
in heaven. Amen. Grace here, glory hereafter. Amen. Pag hindi mo nasasana yung glory ng grace ng Lord, then how could you be experiencing that glory in heaven? Mahirap. Amen. Tinuturuan tayo ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Na tayo po ay makalaya. 100% mga kapatid, makalaya tayo. Amen. Kung ikaw ay susunod sa Panginoon. Amen. Kaya nga, walang judging mga kapatid, kundi magpalakasan sa bawat isa. Kapatid, nakita kita kanina, may ginawa ka. Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Baka na mamaya, hindi unrecognizable yun sa kanya. Amen? Marahil hindi niya alam yung kasalanan na yun. But you have the accountability to God dahil ikaw yung nakakita sa kanya, pero hindi mo siya tinuruan o hindi mo siya sinabihan. Amen? Kapatid, ang hindi mo pagdalo ay kasalanan niya, sasabihan kita. Bluntly, I will tell you. Amen? Nakakasala ka sa Diyos kung hindi ka gumagawa ng pagdalo sa gawang-gawain ng Panginoon. Amen? Hebrews 10:25, huwag yung kakaligtaan. Sabi nyo, walk. It is an order. It's an instruction. It's a command of God. Walk. Amen? Huwag hindi ka dumalo na walang valid reason sa Panginoon. Nakakasala ka. When you are convicted from that, then, specific to God. Be specific to Him. Lord, sorry, Lord. Hindi ako nakadalo dahil ito. Maging tapat ka. Huwag ka nang paligoy-ligoy. Alam ng Diyos yun. Amen? Huwag ka nang magsabi ng mga dahilan. Amen? Pag ayaw, marami daw dahilan. Pag gusto, anong may gusto? May paraan. Diba? Why don't we choose gusto, may paraan? Amen? Amen? Bakit natin gawin yun? Iyon po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Sin should be recognized. Amen? At ma-overcomean natin pag na-recognize na siya dahil iahain natin sa Lord. At si Lord, amen? Si Lord ay nag-aantay ng welcome home sa buhay natin. Amen? Huwag po natin ililimit ang Diyos. Huwag po tayo mahihiya sa Kanya. Amen? Kung napaka-personal yan, mga kapatid, huwag mong sabihin dito. Sabihin mo kay Lord. But when the Holy Spirit convicted you to expose your sin, why not? Amen? Exposing it, despising your shame, but there is a power behind that shame. Amen? When you testify your life, kahit yan ay kasirahan ng buhay mo, pero you are honest to God because that is the conviction of the Holy Spirit, it gives power to the other people. Amen? Nagkakaroon ng kapangyarihan ang testimony mo sapagkat yan ang sinabi ng sa buhay mo. Amen? Huwag mo ikahiya yan. Amen? Kung dati ka na lalaki, na bababae, bagamat ikaw ay lalaki, sabihin mo kung yan ay conviction sa'yo. Amen? Kaya nga tukuyin mo ang kasalanan sa buhay mo. Unti-unti, gradually, mga kapatid, tayo po ay binubuksan ng Panginoon. Amen? Kung naroon pa yung generalization ng kasalanan natin sapagkat hindi mo batid o hindi mo pa nakikilala yung mga kasalanan na yon, then Lord, patawarin mo ko sa lahat. Sa mga bagay na hindi ko na i-confess sa'yo, sa lahat, mga Lord, patawarin mo ko. Amen? Pero time will come, yung lahat na yon, mga kapatid, na general, unti-unti kang bubuksan ng Lord. Amen? At doon lang magaganap ang kapangyarihan ng mga nagawa mong kasalanan noon na ikaw ay patatawarin ng Panginoon. Amen? At ikaw mismo ang makakaranas ng kapangyarihan na yon. Amen? Ikaw mismo. Bakit mga kapatid? Mananalasan natin? Parang yan natatanggal lagi. Amen? Sa bawat hayag na kasalanan na binibigyan natin kay Lord, tinik na natatanggal sa buhay natin. Amen? Naranasan natin yan? Amen, mga kapatid. Amen? Ano yung mga bagay na yan? Kahit na makaliit-liitan, mga kapatid, pero nais ng Lord na wala pong maliit, malaki na kasalanan. Amen? Baka iniisip natin pumatay siya, makasalanan siya. Nagbabae siya, makasalanan siya. Yun po yung nare-recognize natin kasalanan in the beginning. Amen? In the beginning, mga kapatid. Nung umpisa. Pero as the time na tayo po ay nag-grow spiritually, nabubuksan tayo sa katotohanan,
naman sa salita ng Diyos, unti-unti ng Lord na pinapalawak niya. At gusto niyang i-recognize natin, at ma-recognize natin yon sa magitan ng pagtuturo ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Sabihin na natin, sabi ng Exodus 20, do not commit adultery. Amen? Yung adultery na yun, unang isip natin, babae siya, nag-iapit siya sa may asawa. Amen? Pero yung tumingin ka sa babae with lustful desire. Amen? Isa ng adultery yun, mga kapatid. Amen? So, hindi mo ba yan alam noon? Pero sabi ng salita ng Diyos sa Matthew 5:28, yun po yung sinabi ng Lord. Amen? Yun nun pala. Dati, pangisiw-ngisiw ako eh. Ano yung ngisiw-ngisiw? Pito-pito pala, no? Amen? Woohoo! Ganda naman, sexy naman! Amen? Hindi natin batid yun na kasalanan. Ang alam natin kasalanan pag sino po yung sinipingan natin siya or what. Amen? We have to be bold, mga kapatid. Iayag natin ang gawa ng kalaban sa oras na ito. At apakan natin yan sa buhay natin. Amen? Mga kapatid, ito po yun. Gradually, ikaw ay nabubuksan. Hindi lamang yung nakita mo. Ganoon. Ito po yung kahalagaan na ikaw ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Amen? Yung nabuhay sa patas, ganun lang po yung tingin. To see is to believe. Amen? Because they are under law. That Old Testament, they are under law. Amen? Their pamantayan is a physical manifestation. Pag hindi nakita, ay hindi na alam. Pero tayo, under the dispensation of grace, we are more on spiritual reality. Amen? Ang sinabi ng salita ng Diyos, at imeditate mo yan, ipinapalawak ng Lord sa buhay natin. Amen? Lord, yung adultery. Ayon, tuturuan ka ng Panginoon kung ano yung adultery. Amen? Lord, ano ba yung fornication? Tuturuan kayo ng Panginoon. Amen? Pati yung ginawa natin, mga kapatid, before marriage, na hindi mo pa nakukonfess sa Lord, specifically, nais ang Panginoon, i-confess mo yan. Hanggat hindi mo na ikukumpisal yan, specifically sa Panginoon, your life will never have a power. Amen? Nais ang Panginoon at maging specific tayo maglapit sa Kanya. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Why? Bakit nais ng Lord sa buhay natin ito, mga kapatid? Para makalaya tayo. Para ang buhay natin talagang magamit ng Lord mightily, powerfully. Amen? Para pag ikaw ay naglakad yan, anuman ang batikos nila sa iyo, malinis ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Yan ang mahusay doon, mga kapatid, sa buhay natin. Amen? Husgaan ka man dahil mga tao mapaghusga, mga tao marami sasabihin sa iyo, gaano ka masumusunod sa Panginoon, babatikusin ka pa rin. Amen? Dahil sila yung mga tao na sa mundo. Amen? Kung mayroon kang sinasabing Kristiyano na siya at nagaganap ngayon sa buhay niya, don't consider him as spiritual Christian. Still, he is worldly Christian. Amen? Pakita mo sa kanya kung ano yung pamantayan ng Lord sa buhay natin. Amen? Ito yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Bakit? Unang-una, sa ating panimula, sa ating Christian life, sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Repent. Magsisi. And be baptized in the name of Jesus. Tanggapin mo si Lord bilang tagapagligtas sa Diyos ng buhay mo. Amen? At ipagkakaloob mo, you will receive the gift of the Holy Spirit. You will receive the salvation. Amen? That gift is the salvation. Amen? Dito po yung panimula natin, mga kapatid, hanggat ang isang tao hindi nagsisi sa kasalanan niya, do you think God will include him as his children? Hindi. Amen? Hindi magaganap ang sonship kung hindi ka nagsisi sa lahat ng kasalanan mo dahil yun po yung minzai ng krus sa buhay natin kung bakit siya nagkatawang tao. Yun po yung dahilan kung bakit nagkatawang tao siya. Yun po yung dahilan kung bakit inako niya ang kamatayan sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Amen? So tayo po'y magsisi, sabi ng Lord. Amen? At makikita mo,
yung tunay na nagsisisi, makikita mo yung pagbabago. Amen? Di ba nagkaroon tayo ng pagbabago? Mga kapatid, don't expect to other Christian na nandun na yung born again Christian ka na. Expectation mo sa kanya talagang totally na bago siya. Hindi. Mga kapatid, don't expect it. Nagkakasala kayo. Amen? Huwag mong titignan siya as perfect. Huwag mong titignan siya as banal. Nagkakasala ka. Amen? Tignan mo ang nagpapabanal sa kanya. Then hindi ka magkakasala. Bakit? Kasi siya, pwede siya mag-operate ng sarili niya. Amen? Magkakasala siya. Amen? Pero tignan mo yung nag-operate para sa kanya. Amen? Tignan mo yung provider niya. Tignan mo yung nagpapapala sa kanya. Amen? Hindi siya. Kung titignan natin ang bawat isang mga kapatid, magpupul tayo. Amen? Kaya nga, wag. Alalahanin natin, mga kapatid, sabi ng ating text. Alalahanin natin. Isipin natin. Saan tayo nahulog? Saan tayo nagkasala? Saan tayo nagkamali? Amen? Kasi tumingin ako kay pastor, kaya panay pastor na nakikita ko, hindi na si Lord. Kaya tuloy, kung wala si pastor, wala rin ako. Amen? Eh, malimit na wala. Hindi tayo magkasama, di ba? Magkasama tayo, 2 hours, 3 hours lang. Sa Friday. Amen? Huwag kang titingin sa akin, tumingin ka sa may gawa sa akin. Amen? Pag tumingin ka sa perfecto, then hindi ka matitisod sa ginawa ng Lord. Amen? Huwag po mga kapatid, maging sentro tayo kay Lord. Amen? Isentro natin yung buhay natin sa Kanya. Amen? Tayo yung mga instrumento lamang ng Lord sa buhay natin. Amen? Nagpapalakasan tayo, tayo po idaluyan ang pagpapala ng Panginoon para tayo ay matugon sa ating mga pangangailangan. Amen? Yung ng Lord sa buhay natin. At pag nalaman natin ang salita ng Diyos, yan po yung layunin ng Lord para sa ganon, ikaw ay mabago. Amen? Paano, kapatid, sabi ng John 8:34, for you will know the truth and the truth shall set you free. Ang katotohanan na siya magpapalaya sa iyo. Ang salita ng Diyos lamang, at yan lamang, at natatanging yan lamang, ang pwedeng magpabago sa iyo. Amen? Huwag mo sabihin si kapatid nagbago siya. Bakit? Ang sweet-sweet nila ngayon eh. Where is the word of God in their sweetness? Where is God in their sweetness? Wala. Pag inaakalis, sweet kami ngayon dahil si Lord ay sentro ng buhay namin. Then, approve yan. Totoo yan. Amen? Wala nang iba kundi si Lord. Amen? Balikan po natin ang marriage, di ba? Si Lord yung nagkaisa na mag-asawa. Siya yung sentro. Amen? Huwag kang mag-focus sa asawa mo. Mag-focus ka sa nagbigay ng oneness sa marriage. Amen? Nagbigay ng unity sa marriage. Amen? Sabi ng Ephesians 4, verse 1, sabi ni Paul doon, nakakulong ako. Alam niyo po si Paul, most of the 13 books na pinasulat ng Lord sa buhay niya ay nasa bilangguan po siya. Nasa bilangguan. Pero ang sinabi ni Paul, namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon. Amen? Bilanggo. Nakakulong siya. Pero hindi siya nakakulong na iniisip niya na wala na siyang kalayaan. Iniisip na si Lord yung nakabilanggo sa kanya. Amen? Na pag si Lord yung nag-control ng buhay mo, kaya mong gawin ang lahat. Amen? Ayon kay Lord. Amen? May kalayaan ka pa rin. Tinan niyo po yung kalagayan natin, mga kapatid. Diba? Anong kalagayan natin ngayon? The law of Saudi Arabia is prohibiting us to exercise our faith. Ikinulong tayo ng Saudi Arabia sa ating faith. Pero, hindi natin tinignan yon, pero inari natin na si Lord ang nagkulong sa atin. Amen? Si Lord ang nag-control ng buhay natin. Kaya tayo nakakaroon ng kalayaan. Nagagawa natin ang pagpupuri, pagsamba sa Kanya. No limit. Amen? Kaya nagaganap, mga kapatid. Amen? Kaya nga, ano yung mga kasalanan natin? Yan ay unti-unting ipapaisip ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Sabi ng ating text, alalahanin kung saan ako nagkamali. Saan ako nagkamali.
Saan? Bakit hindi natin gamitin ang isip natin? Last Friday, sabi ng Lord, ay palitan yung ating pag-iisip. Pag-isip tayo. Gamitin natin yan. Gamitin natin para sa Diyos. Amen? Lord, saan? Paisip mo, Lord. Ikumbik mo. Paudyugan mo, Lord. Buksan mo ang aking isip. Amen? Bakit? Dahil ang isip natin, mga kapatid, pinapalitan ng Lord yan ang isip niya. Sabi ng 1 Corinthians 2:16. Amen? Ang isip natin ngayon ay isip ng Lord. Kaya gamitin mo yan para sa Panginoon. Siya ang nagbigay ng isip mo, mag-isip ka. Amen? Saan? Saan? Saan ka nagkamali? Saan ako nagkamali? Nais ang Panginoon na magkaroon ng kapangyarihan tuloy-tuloy yan sa buhay natin. Amen? At makikita natin, mga kapatid, 1 Corinthians 2:16. Amen? Makikita natin yan sa buhay natin. Amen? Pag tayo ay humingi ng tawad, humingi tayo ng pagsisisi sa Panginoon, makikita ang tunay na kaganapan ng tunay na pagsisisi sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin na may pagbabago. Amen? Oh, dati kang, Lord, sorry, nasinggiro. Kaya tuloy maraming napahamak. Nasuntok ko yun. Kuminsan na hospital. Kuminsan naisip ko, Lord, yung ginagawa ni Pacquiao sa ring. Ina-down ko yung kalaban ko. Lord, yung iba po, Lord, ay nandun na 6 feet below the ground. Amen? Magsuri ka. Amen? Lord, baguhin mo ang aking kamao. Gawin mong bukas. Amen? Dati sarado ka. Kasi lagi ka nanonunto. Pero ngayon, Lord, binago mo na ako, bukas na ang aking palad. Amen? Madali akong kumapa ng aking money, ng aking pera, para extend sa mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Amen? Extend natin, bukas na ang ating palad. Sino pa ang tikong? Sino pa ang sarado? Amen? Huwag mo ayang tawagin ang buksingero. Amen? Paano ba nagpalas si Lord? Hindi. Nagpalas siya ganun bukas. Amen? Bukas ang kanyang kamay para siya nagpalas sa buhay natin. Hindi tayo sarado. Amen? So sabi ng ating text, sigyan po natin, mga kapatid. Makikita natin doon na kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Unti-unti yan. Lagi po yun ang magiging intention natin, mga kapatid. Sa ating paglapit sa Panginoon, sa ating pagdalo ng gawain, uudyukan ka ng banal na Espiritu. Amen? And ito po yung tunay na magkakaroon ng pagbabago ang buhay mo kung nakakalaya ka sa pamamagitan ng specific confession sa ating Panginoon. Amen? Sa bawat pagdalo mo, kinumbik ka na nga, tapos hindi mo pa, ano, then hindi ka nakakalaya doon. Amen? Ang isang tunay na Kristiyano, spiritual Christian, once na convicted siya sa kasalanan ginawa niya, hindi na yung gagawin niya. Ikukumpisan niya kay Lord. At nakikipag sa buhay niya. Amen? Kaya sabi ng Lord, kahit alahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Sabi ni Lord, magsisi ka. At gawin mo ang iyong mga unang gawa. Amen? Gawin mo ang iyong unang gawa. Magsisi ka. Sabi ni Lord, magsisi ka. Hanggat hindi natin nagagawa ito, mga kapatid, hindi magkakaroon ng kalayaan ang buhay natin. Hindi dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Especially kung ikaw ay convicted. Amen? Pasaway ka sa trabaho mo, hindi ka nagsasubmit sa iyong amo. Amen? Nag-aamo-amuan ka rin na hindi ka naman amo. Amen? Maging specific ka, sabi mo kay Lord, sorry Lord, pretending to be the manager, pero hindi naman ako manager doon, Lord. Pretending to be general manager, amen? Pero ako'y nakatungtong lang sa elepante, Lord. Amen? Bakit natin hindi sabihin kay Lord yan? Amen? Kung nakaka-encounter tayo ng ganito, mga kapatid. Amen? Ano pa? Oh, floor manager. Floor manager ako sa church, Lord. Ako po'y taga-manok. Amen? Amen? Kitchen manager ako, Lord, sa church. Kahit hindi ako manager sa aking trabaho,
Sa iyo, Lord. Manager kami. Amen? Manager tayo lahat. Amen? Sapagkat leader tayo lahat, ipinapakita natin, mayroon tayong pagkahalimbawa. Pag nagpipakita ka ng pagkahalimbawa, then you are a leader. Amen? Tagapanguna ka eh. Amen? Huwag mo na sabihin sa katabi mo, nag-iisip ka, no? Nag-iisip ka. Ay, nakita ko para may dumi dito. Iniisip mo yan, mamaya. Yan. Mamaya. Nagawin ko yan. Amen? Ito naman. Mayroong ng glory to God. Ito, transport. Cooperation sa transport. Agree? Initiative sa transport. Agree? Is it enough na magkaroon tayo ng cooperation? Is it enough na magkaroon tayo ng initiative? Para masabi mong we are united, nagkakaisa kami? Hindi. Tukuyin niyo po yung sinasabi ko. I'll give you one story. Meron po ikakasal. They're about to get married. Mag-boyfriend. Yung babae, on the night, bago yung araw, kinabukasan kasi ba, ikakasal na sila. Nung gabi ay, dahil sa excited siya, excitement, amen, excited siya, ay isinuot niya yung ano, yung susuotin niya. Para sinukat, yes, sinukat. Salamat. Sinukat niya. Tapos napansin ang tatay, nanay, yung boyfriend niya, yung mga malalapit sa kanya. Wow. Sabi niya, ang reklamo niya, nag-ilan na siya. Hapag ko pa rin yung ano, sabihin, parang, anong tawag doon? Sobra, di ba? Sobra. Sobra. Mahaba. Mahaba ng, sabihin na natin, kahit 1 inch yan, mahapakan mo pa rin. Amen? Subukan niyo mga lalaki na ang pantalon niyo ay sobra. Maapakan nyo ba? Hindi. Anong mangyayari sa atin? Ay, gaganong ka, di ba? Kuminsan pa nga, eh, kumakain ka, naisubo mo yung ano, pagkain sa iba dahil, di ba? So, ito po yun. Hulaan nyo po at get nyo po yung gusto kong sabihin. Tatay, nanay, boyfriend, nakita niya. Mahaba, hindi comfortable si aking magiging Mrs. to be, sabi ng boyfriend. Sabi ng mga nanay, obdenan, ako, yung aking anak, hindi magiging komportable sa kanya magmamartya. Sige. Nalulungkot yung ano, pero wala na siyang choice kung titanggapin yon dahil gabi na yon at bukas na umaga ay gagamitin na niya para sa kanilang kasal. Ito ngayon, ang bawat isa ay nag-isip. Sabi ng boyfriend niya, mamaya, habang natutulog siya, sabi naman na nanay, madaling araw tayo, saan nag-uusap silang mag-asawa, madaling araw tayo, ikising, para ma-surprise siya, kuputo lang natin. Para pagsuot niya, mabibigla siya, wait, bakit? Tapos ma-appreciate niya, grabe ang initiative ninyo, ganun na naiisip nila. Pinutol ng boyfriend, 1 inch. Pinutol ng mag-asawa, 1 inch. Mayroon pa dumagdag doon, mga kapatid. Binan pa, nag-isip din siguro yung binan. Nagputol din, 1 inch. Nung sinuot na kinumagahan, nandito na, para sa tika-tika, ikakasal ka ba? Mukhang malalim ang tubig. Di ba? Ano po yung gusto kong tukuyin doon? What is missing part? What is the missing point? Coordination is the missing point. Amen? You are taking initiative. You have the cooperation, but without coordination, you will fail. Amen? Walang coordination, wala. Amen? Eh kung yun ang sinabi na doon pa lamang, anak, ako nang bahala dyan, mam. Itapos na. Amen? Transport. Sige, ako na doon.
Ako nang bahala doon. Ito plug, ako nang bahala. Coordination. Amen? Kung hindi mo kinoordinate yan, lahat mag-iisip. Papunta kayo doon lahat. Amen? Wala, nandito ka? Ay, nandito ka? Bakit? Kaya nga mayroon tayong coordinator. Yung po, gwapo-gwapo. Amen? Yung po. Amen? Ito naman, wood. Nag-iisip sila, no? Yung masarap. Duble-duble pala, panay-pansit. Ano, Kuya Manny? Bumili si Kuya Manny, pansit. Hindi alam ng kapatid. Bumili si Kuya John, pansit. Bumili si Kuya ito, pansit. Amen? Hindi kinordinate doon sa coordinator. Ito po, coordinator, no? Amen? Our brother manager. Amen? With the Lord. Diba? O, i-coordinate sa kanya. Baka mamaya, pansit na lang lahat ng kakainin natin. Amen? So, napakahalaga po yung coordination, mga kapatid. Amen? Yun po ang gusto ng Lord sa buhay natin. Amen? So, back to our text. Kung hindi ay paririyat ko sa iyo at aalisin ko ang iyong kandiliro. Hindi kaldero, ha? Kandiliro. Magkain kasi. Baka mamaya mag-isip kayo, ano? Baka iniisip nyo, napakalaki siguro ang kaldero yon. Amen? Kandiliro. Yung sabihin ng kandiliro, ilaw. Lampstand. Amen? Candlestick sa iba-ibang translation. Pero ang ibig sabihin yun po yung ilawan. Amen? Meaning to say, mga kapatid, though you are a Christian, continuing, nag-exist po ang pagka-Kristiyano mo, nagpapatuloy ka. But, hindi ka magiging efektibo, hindi ka magiging powerful sapagkat yung nga the Lord yung magtatanggal. Amen? You will not be the light of this world. You will not be the light of your brethren. Amen? Hindi ka magiging ilaw sa salibutan, hindi ka magiging ilaw sa pamilya mo, hindi ka magiging ilaw sa simbahan, sapagkat mayroon kang unconfessed sin. Amen? Mayroon kang unconfessed sin. Amen? Huwag mong itago yan. Kahit too personal yan. Ilapit mo sa sinasabi na, amen? Sinabi mo kay Lord, well, sasabihin ng Lord sa'yo, si Lord, hindi siya mag, kadalasan hindi siya magsasalita sa'yo direkta. Sasabihin sa'yo, lapitan mo. Sige nito, yung pugi-pugi mo, ano, yan, sasabihin niya. Amen? Doon ko sasabihin yung nais ko sa'yo. Amen? Huwag tayo mahiya, mga kapatid. Amen? Hindi natin, may mga bagay na hindi natin ipapublic. Amen? Never said to the public. May mga bagay yan, mga kapatid. Amen? May mga bagay na kaya natin ihayag sa lahat. Amen? Pero the main point there is kung convicted ka ng Banal na Espiritu, may gagawin si Lord. Pag hinayag mo yan, kahit kasirahan ng sarili mo, pero nag-glorify ang Lord. Amen? Ibabagsak ng Lord ang glory sa iyo. Amen? Pupuspusin ka ng kapangyarihan sa mamagitan mo. Bakit? Tumunod ka sa Kanya. Hindi ka nahihiya. Amen? Huwag mong sabihin na ang pagkilala mo lang sa Lord ay, yung hindi mo pagkilala sa Panginoon ay pangako ng Matthew 10, 32-33, basahin ko natin. Ay yung kinakaya mo si Lord ay ikakaya ka rin doon. Amen? Ay yung hindi mo ikinakaya sa Lord, hindi ka ikakaya doon. Mga kapatid, ganito po yung extension yan, yung deeper meaning yan. Amen? Convicted ka na kasalanan yung ginawa mo. Kasalanan. Ayaw mo pa rin. Meaning to say, kinakaya mo si Lord sa bagay na yon. Amen? Pag convicted kang kasalanan niya, sabi ng Lord sa pamamagitan ng Banal na Espiritu yan, then i-confess mo sa kanya specifically, Lord, sorry. Mali pala yun. Kinadyakan ko yung pinto kaya bumagsak pa. Amen? So, sorry, Lord. Marami akong ginawa para pang straightening to the soul, Lord, na pwedeng palakasan kami, pero nasasahan ko ang leadership. Amen? Sorry, Lord. Amen? Maraming bagay sa buhay natin, tama, maganda, parang okay. Parang, okay. Marahil ay taga-Marikina ka, kaya nag-iisip ka parang. Pero kay Lord, walang parang. Amen? Lahat yan ay totoo. Nag-iisip kayo, totoo yan. Pinag-iisip ng Lord na totoo yan. Totoo. Sigurado. Amen? Wala yung maybe, baka, parang, wala kay Lord yan.
Amen. Si Lord, wala siyang by chance. Amen. Siya ay sigurado. Amen. Ngayon, convicted ka na udyugan ka na kasalanan yon, inawat mo si Lord para mong sinabi na yan. For everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven. Amen? Hindi lamang yung, ay, Christian ako, si Lord ang aking sinasamba. Hindi lamang yun. Ang deeper meaning yan, pag convicted ka ng Lord, salita niya, nagkasala ka, ito yung pinapagawa ng Lord, inaawat mo siya, ikinahiya mo si Lord sa buhay mo. Amen? Ikinahiya mo siya. Amen? Sabi ng Lord sa Romans 1 verse 16, huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos. Huwag natin ikahiya ang Panginoon sa buhay natin. Kailangan hayagan po tayo mga kapatid. Amen? Ito po kung bakit tayo narito, nagkakaroon ng fellowshipping, nagkakaroon tayo ng gawain, para sa ganun si Lord ay mangusap sa atin. Amen? Sa kanya pangusap, unti tayong makakalaya. Ayaw ng Lord na nasa generalize ka pa. Amen? Gusto niya specific ka na. Amen? Sa bawat kasalanan ng mga hidden sin mo na hindi mo alam yan, marahil unrecognized, pero nais ang Panginoon ay buksan ka niya. Amen? Alam mo mga kapatid, habang nariyan yan, magiging para. Amen? Sabihin na natin na tubo yan ng gripo. Bakit mabagal ang bara? Mabagal ang blessing ng Lord. Parang papatak-patak na yung blessing ng Lord sa buhay. Kasi parado ka. Maraming unrecognized sin sa buhay mo. Maraming unconfessed sin sa buhay mo. Amen? Kaya kung pinabuksan mo yan kay Lord, ang buhay mo, Lord, pinabuksan ko ang buhay ko, kung ano po ang magkakal, kung ano po ang mag-operate. Amen? Ano po na... Amen? Ah, ang dami pa ng buhok. Kaya pala, ang dami nang wala na po. Amen? Nandito pala. Amen? Nandito na pala. Na-accumulate na dito. Kaya pala, bawat ligo nila ay, teka. Hindi na sila nagsasabon, hindi na sila shampoo. Dahil, wala na sila nagsasampuin. Amen? Glory to God, mga kapatid. Amen? Nakikita natin, kung nakita natin para, tinatanggal natin yan. Sabihin, we have already recognized, ay, yung sinasabi kong buhok, yung mga bara na yan, mga kapatid, mga kasalanan yon. Amen? Pag nalaman mo na yon, Lord, tanggalin nga. Amen? I-present mo na kay Lord. Patatawarin ka na, Lord, lilinisan niya. Tapos, kapag binuksan mo na yung buhay mo, wow, nakakataloy na ako, bilis. Amen? Mga kapatid, meron namang hot and cold, di ba? Baka naman panay hot yan, eh, hindi mo talaga malalapitan yan. Amen? Hindi, nakuha ko na yung kwento na yun. Sa narinig ko kasi yun eh. Amen? Glory to God, mga kapatid. Amen? Kailangan ay, i-moderate natin at balansin po natin. Amen? So, makikita natin, mga kapatid, sabi ng Lord sa ating text, aalisin niya ang lampstand. He will remove the lampstand from us. Amen? So, ang buhay natin ay walang kapangyarihan bagamat nagpapatuloy kang Kristiyano, pero hindi ka mapagkumbaba, hindi ka honest sa Panginoon. Amen? Convicted ka na, nandun na yung kasalanan sinasabi ng Lord, pero nahiya ako eh. Amen? Sabi ng Lord sa, hindi ako nagkakamali, 2 Timothy 2:15, ang mga workman ng Lord, mga workers ng Lord, amen? Ay hindi na nahihiya. Amen? Hindi na nahihiya. Huwag ka na mahihiya pag ikaw ay manggagawa na ng Panginoon. Amen? Do your best to present yourself to God as one approved. How God will approve you, convicted ka sa sala. Lumapit ka sa Diyos, specific ka, Lord, sorry. Nakasala ako, Panginoon, sa ginawa kong ito na ako ay nagbastos. Amen? Nakasala ako, Panginoon, dahil tumingin ako sa Kanya lastfully. Sabihin mo kay Lord, hindi ka na nahihiya isa kang workman ng Panginoon. Amen? A workman who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Amen? Kung convicted ka na salita ng Diyos, i-apply mo yan ayon sa sinasabi ng Panginoon. Hanggat hindi nangyayari yan, mga kapatid, tumagal ka na sa iyong pagka-Kristiyano,
wala pa rin, walang kapangyarihan yung buhay mo. Amen? Kaya marami kang makikita na Kristiyano, walang kapangyarihan yung buhay nila, walang power. Amen? Sapagkat talaga sila inalisan na lampstand ng Lord. Amen? Tinanggalan talaga sila. Amen? Kaya nga sabi ng Luke chapter 13 verses 1 to 5, ito very effective na sabi ng Lord, very specific sa buhay natin mga kapatid, na tayo ay magsisi. Amen? Pagsisihan natin ang lahat ng kasalanan na nirecognize natin sa pamamagitan ng conviction ng banal na Espiritu. Sabi ng Luke 13 verses 1 to 5, sabi doon, there were present at that season time that told him of the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Jesus answering said unto them, suppose you that these Galileans were sinners above all the Galileans because they suffered such thing? I tell you, no. But except you repent, you shall all likewise perish. Sa Tagalog po mga kapatid, ito po. The first one, Tagalog po. Nang panahon ding ngayon, ay nangaroon ang ilan na nagsipagsabi sa kanila tungkol sa mga Galileo. So, mga tao, na-observan nila, itong mga Galileo ito, ito yung sinasabi nila, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. Amen? At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo dahil sa sila ay mga bata ng mga bagay na ito? Sabi ng Lord, hindi. Hindi. Sinabi ko sa inyo, hindi. Datapwat malibang kayo ay mga agsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding para. Amen? Na-observe mo, salahan ng tao na yun. Magawa siya. Sila ay pupunta, kumisan, ganun tayo eh, mga kapatid. Sila ay pupunta sa impero, kagaya na sabi ng Lord. Pero ikaw, sabi ng Lord, ibalik mo sa iyo. Ikaw, are you sure na ikaw ay nagsisi na sa Lord? Amen? Are you sure na ikaw ay nagsisi na sa Lord? Amen? Mga kapatid, paano ba tayo maliligtas? Maliligtas tayo na walang bahid kasalanan. Kung mayroon ka pang bahid, hindi. Amen? Sabi ng Matthew 7, verse 21 to 23, hindi lahat ang tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay anak mo. Kundi yun lamang gumagawa ng aking kalooban. Amen? Gumagawa ng salita ng Diyos. And then, the people protested to Jesus, saying, in your name, ay nakakasout kami ng mga demonyo. In your name, nakapagaling kami ng masamang sakit. Sabi ng Lord, get out. Get out in front of me. Alis kayo sa harap ko. Amen? Hindi ko kayo nakikilala. Why? Because of the hidden sin. Because of the unconfessed sin. Amen? They are pretending to be a follower of the Lord. But the Lord knows better than they know. Amen? Alam ng Lord, kilala ng Lord. Ang buhay nila, ang buhay natin mga kapatid, kilala ng Lord kaysa ating pag-aakilala. Kahit Kristiyano na tayo, itanong mo lagi sa iyong buhay. Bago ako maghusga sa iba, ako kaya? Naikumpisal ko na ba lahat ng conviction ng Lord na kasalanan ay naiyahain ko na sa Kanya lahat? Napagtagumpayan ko na ba ito? Ako ba ay nagkaroon na ng pagbabago sa buhay ko? Amen? Sabi ni Lord, maging ikaw, maging tayo, amen? Kung hindi ka magsisi sa Panginoon, hindi ka rin maliligtas. Amen? Sabi ni Lord sa Matthew 24, verse 13 and 14, those who will endure to the end will be saved. Amen? Yung mga magpapatuloy hanggang sa wakas. Amen? Maliligtas. Sabihin, yung mga susunod sa Kanya, ano ba yung susunod sa Kanya? Lord, mali ko. Sorry.
at ito na yung buhay ko. Amen? Hindi yung malayob. Mahirap. Amen? Ano mangyayari ito mga kapatid? Pabigat ng pabigat ang krus mo. Amen? Mahirap ka makarating sa finish line. Dahil pabigat ng pabigat. Dahil hindi mo ikinukumpisan ang kasalanan mo. Amen? Ito po yung nangyayari mga kapatid. Ang Kristiyano ay hinahanda ng Lord para siya ay lubos na makasunod sa Kanya. Amen? Kuminsan napipilayan tayo, kuminsan bumabagsak tayo, pero yan ay kaparaanan ng Panginoon na inalaw niya sa buhay natin para ma-realize mo na kailangan mo ang Diyos. Amen? Kung bakit nakakasakit tayo kuminsan, inaalaw ng Lord niya sa buhay natin bilang disiplina sa buhay natin. Amen? Dahil nais ang Panginoon na ma-realize natin yung mga nagawa nating kasalanan sa Kanya. Saan ako nagkulang, Lord? Saan ko nagkamali? Saan ako nagkasala sa iyo? Iniisip natin yan, mga kapatid. Amen? Hanggat hindi natin ikinukonfess kay Lord specifically, huwag mo nang i-generalize kung ikaw ay convicted na. Amen? Pag ikaw ay kinundik na, yan ay yung kasalanan, sabihin mo kay Lord, specifically, huwag mo nang i-generalize yan. Mga bagay na gine-generalize ay yung lamang kasalanan na hindi mo na-recognize. Amen? Pero unti-unti tayong tinuturuan ng Panginoon. Amen? Para tayo ay makalaya. Sabi doon sa ating text, amen? Tinatanggalan tayo ng ilaw hanggat hindi tayo nagpukumpisal o tayo ay nagsisisi. Amen? Nais ang Panginoon na tayo po ay magsisi sa Kanya. Amen? Nais ang Panginoon tayo magpanumbalik sa Kanya. Magpabago na. Amen? Kaya nga, repent and change. It's not enough. Makikita ng Lord kung tunay ka talaga na nagsisi sa Kanya. Paiyak-iyak ka pa dyan sa harapan ng Lord. Sabi ng Lord. After that, hanggang doon lang pala yun. Amen? Ang tunay na talaga, hindi mo na kailangan sabihin niya kung hindi ka convicted. Kung minsan, marami pong nagtitestimony, they have the bahid of self. Amen? Ang layunin nila, ang intention nila ay sila'y makilala. Amen? Sila'y mapuri ng mga tao. Hindi. Hindi ganito yung intention natin, mga kapatid. Amen? Batid ng Diyos yan. Sabi na, mabatid ko lang, sapat na yun. Amen? Huwag mong sabihin sa akin, lagi kang nananalangin para sa akin. Amen? Kaya hindi mo sabihin yan kung ginagawa mo yan, batid ng Diyos, ina. Amen? Sinasabi mo lang kuminsan yan to strengthening, amen? To encourage one another. Amen? Kung ang intention mo ay to glorify God in your life, pero kung ang intention mo ay para mag-glory ka ng mga tao, then hindi tanggap ng Lord. Amen? Hanggang doon na lamang yun. Nakamtan mo na yung glory or yung papuri ng mga tao, sapat na yun. Pero kay Lord, hindi niya tatanggapin yun. Amen? Dahil tinuturoan tayo ng Panginoon na lahat ng glory ay mapunta sa Kanya. Siya lamang. Amen? So nais ang Panginoon na tayo po ay magsisi, mga kapatid. Amen? Bumalik sa Kanya. Kaya sabi doon sa Luke 13 verses 1 to 5, ipinapakita ng Panginoon sa buhay natin na ito po yung sinabi niya. Tinuturoan tayo na mapagkumbaba. Tinuturoan tayo rito, sabi ng Lord, there were present at the season some that told him of the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifice. And Jesus answering said unto them, suppose you that these Galileans were sinners above all the Galileans because they suffered such things, I tell you no, but except you repent, you shall all likewise perish. Amen. And verse 4 and verse 5, ito na naman, and those 18 upon whom the tower in Siloam fell and slew them. Ito na lang. Yung mga tinupok ng bagyo, yung mga na natabunan ng bitin nung gumuho. Amen? Yung mga problema ang naganap sa buhay nila, namatay sila. Thank you that they were sinners. Kuminsan nag-iisip tayo mga kapatid eh. Amen? Anong nangyari sa kanya dahil makasalanan siya? Ay nalunod siya dahil makasalanan niya. Amen? Ay napuwing ang mata niya dahil makasalanan niya. Siguro nabuso yan. Amen? Nag-iisip tayo ng ganun. Amen? Siguro nakalupo yan dahil, alam mo na, ang dahilan niya. Hindi, marami iniisip ng tao eh. Amen? Mapaghusga ang tao. Amen? Sabi ni Lord, thank you that
they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem. Maging yung mga nasa tahanan ng Diyos, yung mga nasa bayan ng Diyos. Amen? Bakit pag nasa bayan ka na ng Diyos, ikaw na ay hindi na makasalanan? I tell you frankly, this is not a gate pass to salvation being a born again. Amen? If you are taking it or taking it as religion. But if you are taking it as relationship with the Lord, then it will be and it will happen to your life. Amen? Mangyayari ang salvation sa buhay ninyo. Amen? Huwag lamang yung pursala ka lamang para lamang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi. Individual ang kaligtasan, mga kapatid. Amen? Hindi dahil sumama ka dito, maliligtas ka. Hindi. Pero ito yung tunay na pananampalataya. Sinasabi ng Lord. At dito ka tunay na tuturuan ng Panginoon para ikaw ay maligtas. At makasunod sa Kanya. Amen? Ito yung sinasabi ng Lord sa sector o sa grupo. Amen? Ito yung mensahe ng Lord. Nandito ka para ikaw ay turuan ng tama. Ayon sa Kanya, eksklusibo within the Bible. Amen? Wala pong head knowledge, kundi within the Bible lamang. Amen? Hindi gawa ng tao, hindi doktrina ng tao, kundi doktrina ng Diyos. Amen? Ito po yung grupo. Amen? Pero ang grupo, hindi po yan ang magbibigay ng kaligtasan sa iyo. Amen? Kundi si Lord lamang. Amen? Kailangan gawin mo yung part mo para sa Kanya. Ikaw ay nagpag-relasyon individually. Amen? Individual tayo nagpag-relasyon sa Kanya. Gawin mo yung part mo. Repent and change. Yun po yung part natin. Magsisi ka at magpabago ka. Amen? Magbagong buhay ka na, tapos na yan. Dati ka noon. Dapat dati. Ano? Talikuran mo na yan. Yun po yung nais ng Lord sa buhay natin. Sabi ng Lord, I tell you no, except you repent. Inulit ng Lord, except hanggat ikaw ay hindi nagsisisi, ikaw din kaya sa kanila. Amen? Lord, sabi mo, di ba sila hindi maliligtas dahil ito yung ginagawa nila? Oo. Yes? Ikaw kaya? Gumagawa ka ba ng kalooban ko? Yun ang tanong. Pag hindi mo ginagawa, kahit nandito ka, sinasabi mong you are child of God, you are servant of God. Amen? Pero hindi ka nagsisisi sa iyong kasalanan, eh Lord, yun lang naman eh. Amen? Hindi. Huwag mong i-rate yung kasalanan na yun as napakaliit. Dahil wala namang sinabi ang Biblia na maliit yung kasalanan, kaya okay lang yan. Amen? Hindi. Walang maliit, walang malaki na kasalanan. Kasalanan pa rin sa mata ng Diyos. Amen? Kaya kailangan mong pagsisihan yun, kailangan mong i-confess sa Panginoon. Amen? Hanggat hindi nagaganap yan, sabi ng Lord, kasama ka sa kumunoy. Amen? Kasama ka. Ang tunay na Kristiyano, pag convicted, nagsisisi at makikita mo yung pagbabago. Amen? Narinig na yung, ano, yung kwento ng parable of the lost son, yung prodigal son. Amen? Sometimes, maraming tao na prodigal yung buhay nila. They have prodigal living. Amen? Masyadong wasteful, extravagant. Amen? Bili dito, bili doon, marang yung buhay. Amen? Pasaway dito, pasaway doon. Amen? Mayaman sila, wala nang pakialam. Amen? Kaya yung mga kapatid, sabi doon sa Luke 15, verses 11 to 24, the prodigal son. Amen? Pero pakikita po natin doon mga kapatid, the previous two parables, the parable of the lost coins, the parable of the lost sheep, and the next is the parable of the lost coin. Amen? Kung titignan po natin yun bago yan, ito po yung kwento mga kapatid. In Luke 15 verses 1 to 7, that is the parable of the lost sheep. Amen? Makikita natin mga kapatid, sa 100 ay nawawala ang isa. At pinapahanap ng Lord yung isa. What is the percentage? 1%. 1 is 2, 100, 1%. Amen? Sa pangalawang parable, sinabi doon sa Luke 15 verses 8 to 10, the parable of the lost coin. 10 coins, nawawala ang isa.
One out of ten, pinapaanak ng Lord. Where is the other point? Pinapaanak niya. What is the ratio? 10%. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, ha? Sa mga hayop, amen? Sa mga bagay-bagay, 1%. Pagdating sa pera, amen? Tumaas ang value, 10%. Even in tithes, 10%. And in this parable, Luke 15, verses 11 to 24, the parable of the lost son, because the father has two sons. Nawawalang isa. Amen? Pero ipinapahanap. So that means to say, 1:2, that is, what is the percentage? 50%. That is why God is telling to you and to me, every soul is precious to the eyes of God. Even yours. Amen? Grabe po yung value natin sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, huwag niyo pong i-devalue ang buhay ninyo sapagkat tayo po ay gawa ng Diyos. Amen? Valuable tayo, precious tayo sa mata ng Diyos. Amen? Bakit pinapahanap ng Lord yung kaluluwa? Bakit hindi pinapahanap yung hayop sa atin? Amen? Kaluluwa yung pinapahanap sa atin. Dahil valuable po ang bawat kaluluwa, mga kapatid. Amen? Paano ang senaryo, mga kapatid? Sabi ng verse 11 and 12, the father has two sons. Amen? Mayroong bata, mayroong bunso, mayroong panganay. Amen? At ang sabi, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that falls to me, and he divided his living between them. Amen? Ano ang sitwasyon, mga kapatid? Is it harsh for the young boy to say, but give me my share? Kung titignan natin, mga kapatid, kung hindi natin alam ang batas ng Diyos, maging kuminsan, nakikipagpanayan tayo sa tao, mapaghuhusga tayo sapagkat hindi natin alam ang batas ng tao. Amen? But this time, we are talking about the Word of God. What is the law of God when this boy is asking for the share from the family? Is it lawful or unlawful? It is lawful, mga kapatid. Sabi ng Deuteronomy 21 verse 17, ipinakita ng Diyos sa buhay natin na bagamat ganun siya, lawful pa rin sapagkat every firstborn, he has the two-thirds of the share. Amen? Meron po siyang doubling portion lagi sa tahanan. Amen? Panganay ka? You have the birthright? Sino po mga panganay dito? You have the birthright. Ikaw yung doubly lagi ang share mo sa tahanan. Amen? Oh, gusto ko maging firstborn na rin ako. Oh, parang ganun. Eh, no? So, makikita natin mga kapatid, but ye shall acknowledge the son of the hated for the firstborn by giving him a double portion of all that he had. For he, beginning of his strength, the right of the firstborn is his. Amen? Makikita natin mga kapatid, yung mga firstborn, kung dalawa sila, kagaya ng scenario, yung kwento, dalawa sila, so magkakaroon, yung firstborn, magkakaroon siya ng two-thirds of the share. Kasi dalawa lagi ang kukunin niya. Amen? Kung ang bawat isa ay tig 1 million, kukunin niya yung 1,500,000. Amen? 500,000 lang po yung sa kabila. Amen? So yung bata, kagaya ng nabasa natin, Father, give me my share. So binigay ng tatay yung 500,000 niya. Amen? Yung share niya. Amen? Pero yung tatay may karapatan din kung titingnan natin, mga kapatid. Kung babasahin natin in the book of Deuteronomy, mga kapatid, pwede mong ipresenta yan, that is the law during that time. Amen? That is the law of Moses that time. Amen? Kung mayroong pasaway, hindi sumusunod, mga kapatid, mga anak na pasaway, hindi sumusunod sa tatay, ipipresent yon sa labas. Mga kababayan ko, itong anak kong itong pasaway ayaw sumunod sa akin. Ano gagawin nila, mga kapatid? Iuhukay nila ang kalahating katawan niya. At he will be stoned to death. Yun po yung batas. That time. Gusto niyo mabuhay noon? Gusto niyo mabuhay noon? Ito yung kahalagaan ng dispensation of grace sa biyaya ng Panginoon. Amen? Mayroon ka pang pag-asa. Amen?
Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Hindi ka pa patuin sa kamatayan. Stoning to death. Hindi ka huhusgaan na patuin ka pa hanggang sa ikaw ay mamatay. Amen? Mayroon ka pang pag-asa kagaya na parable of the lost son, the prodigal son. Mayroon pa siyang pag-asa. Bakit inalaw ng Lord yun? Iba na inalaw ng tatay? Sapagkat nais niyang turuan din. Amen? Okay, your share. Tingnan niyo po yung attitude niya. Give me, Father, my share. Give me. You know, para bang mayroon siyang isinuksok, ano? Para siyang may pinatago sa tatay. Give me, Father. Amen? Ganun po yung batas noon, mga kapatid. Amen? Para bang isa kang anak, siyempre, isa kang anak, mayroon kang karapatan. Amen? Pero the way mo naman siguro hingin ay pangit, di ba? Give me, Father. Parang harsh ka na humingi. Amen? Para bang talagang wala talaga siyang kwenta-kwenta po na anak. Tatay, bigay mo na sa akin ang aking share. Yun, nilustay niya. Amen? Anong ginawa niya, mga kapatid? Nagpawindang-windang ang buhay. Amen? Akala niya yung buhay ay ganon. Akala niya, mga kapatid, marami pong tao, akala nila ang buhay ay, come. Ang dami ko yung kaibigan. Amen? Marami siyang akala ang kaibigan. Kasi mayroon siyang kayamanan. Kaya marami siyang kaibigan ang akala. Amen? Nasaan yung mga kaibigan niya nung wala na siya? Ano ba ang tunay na kaibigan? Parang nabasa ko yun sa Facebook. Ha? Kasama mo, kahit anong sitwasyon, kasama mo siya. Nariyan siya, tapat siya. Meron tayong kanta noon, no? Tapat na kaibigan. Tapat na kaibigan. Na, no? Nakanta. Alam mo, Tagalog yun. Tapat na kaibigan. Tapat na kaibigan. Maluma yun, mga sinaluma. Yung ko lang naabutan nyo. Amen? For sure, hindi mo naabutan. Pero maalala mo yan. Yun! Tanging. Kwebong. Butan. Kwebong. Ala, ala. Yun. Diba? Yes. Amen? Kaedad mo, Kwebong? Praise the Lord. Ayun, kasama ka, nakaramay, kahit anong sitwasyon. Amen? Yun ang tunay na kaibigan. Amen? Sabi nung bata, dami kong kaibigan, ito yung buhay. Pagkatapos nun, na lost time niya lahat, nasa sila? Amen? Nasa sila? Tignan mo na ngayon yung nasa paligid mo. Yan ang mga tunay na anak ng Diyos. Tunay na kapatid mo. Sa kapatid mo sa dugo, pwede kanyang iwanan. Pero yung kapatid mo sa Panginoon, hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi. Hindi kita iwan. Sabi mo, wallay, I will never leave you. Amen? Tapat na kaibigan. Mga kapatid, makikita natin, yung tunay na nag-repent, tunay na nagsisi, mga kapatid, sa verse 17 ng ating Luke 15, makikita natin yung tunay na pagsisisi ng anak. Amen? Anong sabi niya doon? Sa 17, naisip niya. Amen? Naisip niya. Bakit niya naisip yung mga kapatid? Pero mo, humantong na siya na pati yung kinakain, baboy, kinakain na rin niya. No choice. When your stomach starts to call you, I'm sure, pati yung pagkain baboy kakainin mo just to feed yourself. Amen? Mga kapatid, nangyayari ba yan sa inyo? Marami tayong mga kwento. Nasa disyerto sila, wala silang makain. Kinain, anong kinain nila? Bawat laman. Kinain nila yung damit. Amen? Magiging kapit-patalim na siya. Amen? Walang wala na eh. Talagang sadyang inalaw ng Lord yung mga pasaway na ganoon. Amen? Nandito ka na dati kay Lord eh. Ang sarap ng buhay. Ang sarap ng buhay, bakit? Bakit magiging masasabi masarap ng buhay? Hindi masarap ang buhay na sinasabi na exempted ka na sa problema, exempted ka na sa pagsubok, exempted ka na sa trial, kaya masarap ang buhay. Hindi, naroon yan. Mas malala pa nga eh. Amen? Pero meron kang kapayapaan. Meron kang kagalakan. Amen? Bakit?
Dahil hindi na ikaw ang mag-aalaga ng mga yon, si Lord. Amen? Hindi na ikaw ang hahawak ng mga problema na yon, si Lord na. Amen? Mga batid, huwag po natin sabihin, alam mo, ang pagiging Kristiyano napakasarap, halika na panay blessing. Hindi, nagkakamali kayo. Alam mo, pagiging Kristiyano, halika, kasama mo ko sa suffering. Amen? Pero, yung suffering na yon, hindi ikaw yung magsasuffer. Ibinibigay mo kay Lord. Kaya magaan sa'yo, di ba? Nakakalakad ka na may kapayapaan, kagalakan. Amen? Yun po yung tunay na buhay ng Kristiyano, mga kapatid. Amen? Huwag mong sabihin, nung simula nung ako'y naging born, naging Christian, bakit ganun? Ang buhay ko naging wending-wending. Amen? Parating na sa kuya Wendell. Amen? Bakit? Hindi, mga kapatid, nagkakamali ka. Hindi ka lang kasi marunong magsauli. Amen? Ito yung problema, binigay mo ngayon, tapos. Pero hindi ka marunong eh, nag-aalaga ka eh. Di ba? At yun ang sabi ng Philippians 4:6. Amen? At yun din sinasabi ng 1 Peter 5:7 sa buhay natin. Amen? Na pag may problema tayo, ibigay natin sa Kanya dahil Siya yung nag-aalaga sa atin, 1 Peter 5:7. Amen? Hindi na. Amen? Ito po yung buhay, mga kapatid. Amen? Kaya sabi doon sa verse 17, ito na po yung realization ng pasaway na dating anak ng Diyos. Amen? But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare that I perish here with hunger? Tingnan mo po, mga kapatid. Umalis ka rito, okay? Nagpalaboy ka, nagutom ka doon, talagang mga ngayayat ka. Amen? Mga ngayayat ka. Ngayon, magkakaroon ka ng realization ngayon. Oh, yung mga kapatid ko doon, grabing kumain ng mga yun, oh. Sasarap magluto. Talaga naman, di ba? Marirealize mo yan eh, di ba? Sino po nung nakadalo ng isa, dalawa, tatlo? Di ba na-realize yun? Hindi lamang spiritual food, mga kapatid. Pati physical food. Grabe, grabe ang pagkain doon. Talaga umaapaw ang pagkain. May pa-ice cream doon pagkatapos. Pagkatapos doon, may papansik pa. Tapos, hatid-sundo pa ako. Grabe. Tapos, ay, meron pa akong nakaligtaan pala. Talaga nakaligtaan ko. Yung baon ko, naiwan ko. Amen? Kumisan ganun eh. Amen? Tingnan mo yun, yung pagpapala ng Lord, diba? Pag ikaw ay Panginoon, grabe yung pagpapala, umaapaw. Amen? Ito yung realization na ngayon, mga kapatid. Amen? Kung hindi mo ma-realize yan, ay talagang hindi ka anak ng Diyos. Pero ikaw ay tunay na anak ng Diyos, bagamat ikaw ay lumayo, babalik at babalik ka. Babalik at babalik ka, pababalikan ka ng Panginoon. Bakit? Iaalaw ng Lord yan, na yung sa iniisip mo, mas sige, mas marangyang buhay, mas magandang buhay, sige, yun ang akala mo, sige, sabi ng Lord, sige. Sabi ng Lord, akala ko, na-appreciate mo na yung buhay na narito, kasama kita. Amen? Iaalaw ng Lord yan. Hanggang maubos na yung akala mo. Pag naubos na yan, kaya ng batang ito, nirealize siya. And when he came to himself and said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, but I perish here with hunger. Pero mo? Hindi lamang mga kapatid, ha? Nawala yung one meal sa kanya. Hindi lang nawala yung 2 meals sa kanya. 3 meals. Nawala sa kanya. Tayo mga kapatid. Na-miss mo lang yung 1 meal. Nagutom na ako. Di ba? Kuya? Di ba? Peroy? Di ba? Yes. Amen? Yung pa kayong 3 meals, mga kapatid, yung sinasabing, ano, yung parang gumugulong-gulong na dyan, ano? Para bang silang nagbubuling na sa loob? Amen? Alam niyo mga kapatid kung bakit maraming taong magnanakaw? Karamihan doon mga kapatid. O dahil pasaway sila. Amen? O, tamad din kuminsan. Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Thessalonians 3:10, pag tamad, ikakain. Amen? So ito po yung realization. And I will arise, sabi niya. Ito ngayon yun mga kapatid. Pag mayroong realization, mag-iisip. Nandun ako sa tatay ko.
pinagsisilbi na ako. Nandun ako sa tatay ko. Hindi lang ako kumakain 3 times a day. May merienda pa in between. Meron pa kaming midnight snack. Tapos may pabaon pa. Di ba? So sabi niya sa verse 18, so nagkaroon talaga ng realization na. Then sabi niya, I will arise. Pabalik na ako sa aking tatay. Go back to my father and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Mga kapatid, ito yung sinasabi ko, repent and change. Amen? Noong siya po ay pasaway, sa palagay niyo mga kapatid, alam niya itong ginawa niya? Ibig sabihin, yung na-realize niya ito bago niya gawin? Hindi eh. Amen? Hindi pa niya napagtagumpayan yung kasalanan na gagawin niya mga kapatid. Amen? Father, give me my share and I will go. Amen? Hindi niya alam ang magiging consequence ng ginawa niya. Yung magiging kasalanan na ginawa niya ay hindi niya alam. Amen? Ito yung point, mga kapatid ng Panginoon. Nung hindi mo alam, so generalize. Gumagawa ganito. Hindi mo alam, kasalanan na pala. Amen? Pero pag ikaw ay convicted na nakasalanan na inudyugan ka ng Banal Espiritu sa magitan ng realization kagaya ng ginagawa niya ngayon, dumating sa buhay niya. Sarap pala ng buhay doon. Tinan mo, nagugutom ako doon. Ang dami na yung iniisip. Papalik na ako doon. Papalik na ako. At sasabihin ko sa aking tatay, magsusuri ako. Amen? Ito po yung nais ng Lord na maganap sa buhay natin, mga kapatid. Marami pong tao, marami pong Kristiyano, na-realize na nila, kinundik na ng Banal na Espiritu, nagmamaktol pa rin. Amen? Hindi ka na submissive, kapatid eh. Amen? Hindi ka na nag-uubay sa Lord. Amen? Tayo yung mga kapatid na magbibigay ng palakasan, tayo yung nagbabantayan sa bawat isa. Ay, mali na yung ginagawa mo. Ay, wala ka naman trabaho, pati ka dumadalo. Nakakasala ka. Amen? Mga kapatid, may accountability tayo sa Panginoon pag hindi natin ginawa ito. Amen? Kung minsan hindi niya na-realize, kung minsan na-realize niya, pero parang wala sa sapat na lakas. Amen? Tayo yung gagamitin ng Panginoon para sa away lumakas. Amen? Get up na dyan. Halika na. Oh, anong gusto mo? Pagluto pa kita. Inaabot mo, di ba? Pag ginawa mo yan, ayaw pa rin, sabi na Lord, wala ka na magagawa. Amen? Wala ka na magagawa. Ginawa mo na yung part mo. Amen, bahala na siya. Pero, glory to God, mga kapatid. By the time na realize natin, mga kapatid, yung kasalanan, manumbalik tayo sa Lord. Amen? Mag-repent tayo. Sabi niya, I will arise and go to my Father and I will say to Him, Father, I have sinned against heaven and before you. Amen? I am no longer worthy to be called your son. Yun yung humility, mga kapatid. Amen? Inaamin niya, hindi ako karapat dapat. Katawagin niyang anak. Amen? Treat me as one of your heart servants. Sige, gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin. Ito yung paghahanda ng bata. Amen? Alam ko, tatanggapin niya ako, pero sa akin niya akong karapat dapat na. Kasi inustay ko ang pera niya. Ganito ang ginawa ko sa buhay ko. Alam ko, nalulungkot siya. Amen? Pero sabi ko yung mga kapatid sa inyo, ang tatay, lagi na nagbibigay ng value sa kanyang anak. Amen? Ang Diyos natin, nagbibigay siya ng value sa buhay natin. Amen? Nagnanais siya lagi na manumbalik ka. Amen? Sige, inalaw niya yung kasalanan, inalaw niya yung pagsubok, inalaw niya yung disiplina sa'yo, para sa ganun, ikaw ay manumbalik sa kanya. Amen? Ikaw ay manumbalik. Ito yung nangyayari, mga kapatid. And he arose, ito na ngayon. Repent, inisip niya, magsisisi ako sa aking tatay, mapapakumbaba ako, and then action ngayon ang kailangan. Amen? Sabi niya, and he arose and came to his father. But while he was yet at a distance, malayo siya, malayo pa siya, his father saw him and had compassion. Ano yung mga kapatid? Si Lord, pag na-realize natin na nagkasala tayo at nag-isip tayo babalik sa kanya, papunta pa lang tayo kay Lord. Yung hahakbang ka pa lamang, gagawa ka pa lamang ng confession mo kay Lord. Yayakapin ka na kaagad ng Lord. Amen? Dahil doon pa lamang makikita niya, matutuwa na siya. Amen? So sabi niya, his father saw him and had compassion and ran and embrace him and kiss him. Amen? And, ito po yun, mga kapatid. Makikita natin yung nangyari. And the son said to him, Father, I have sinned
against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Mga kapatid, ano po tinuro ng Lord dito? Mga kapatid, na-realize mo, okay, nandun yung kababahan mo ng Lord. Sabihin na natin na nagkasala ka sa isang kapatid. Na-realize mo na. Regaluan ko kaya ng ano to, pizza. Para pati na kami. Ubihan ko kaya ng 500 real para pati na kami. Hindi po ganito ang tinuro ng Lord, kapatid. Na-realize niya na nagkasala siya. Naiisip na niya kung ano yung gagawin niya na kababahan ng loob at panghihinan ng tawad. Mga kapatid, ginawa niya. Hindi niya dinaan true. Amen? Mga kapatid, hindi niya dinaan true. Hindi siya umikot. Sabi mo sa kanya, sorry. Para sa akin. Sinakweros. Sabi mo na kay kapatid, sorry na. Amen? Tayo, mga kapatid, ang gusto ng Lord na pumunta sa kanya. Amen. Tayo ang gusto ng Lord na pumunta sa kapatid. Sorry kapatid, nagkasala. Nasampal kita kanina. Tapos, inuupor mo po yung kapila. Biblical yun. Amen? Glory to God. Amen? Mga kapatid, nais ang Lord sa buhay natin na tayo po mga kapatid, yung personal na humihingi ng tawad. Magkakaroon ng kaganapan ang kapangyarihan ng Lord pag personal mo na nakikipagsundo. Amen? Nakikipag-reconcile ka na personal. Maging sa Diyos, personal ka. Amen? At specific ka, sabi doon, kung ano yung pinaisip ng Lord, yung realization, ito yung gagawin mo, ganun din ang sabihin mo kay Lord. Amen? Pagdating mo kay Lord, kinumbig ka na nga, Lord, sorry sa lahat ng aking kasalanan. Hindi mo pa rin nabanggit. Wala pa rin yun, mga kapatid. Mga kapatid, once na ikaw ay convicted ng banal na espiritu ng kasalanan, tapos lumapit ka sa Diyos, generalize pa rin yan, hindi mo matatanggap ang kapatawaran ng Diyos. Hanggat hindi ka nagiging specific sa Kanya sa bagay na itinuro niya sa inyo, binuksan niya sa iyo ng kasalanan, pag hindi na ganun yun, hindi mangyayari ang kapatawaran. Amen? So nais ang Lord, ganito po mga kapatid. And the Son said to Him, Father, I have sinned against you, heaven and before you, I am no longer worthy to be called your son. Kung ano yung iniisip niya, kung ano yung iniisip ng gagawin niya, yun din ang ginawa niya. Bakit mga kapatid? Mga kapatid, lahat ng bagay patungkol sa Diyos, lahat ng bagay na patungkol sa mabuti na galing sa Diyos, na ipinapaisip ng Diyos, galing sa Kanya yan. Huwag mong iibain yan. Amen? Pag sinabi ng Lord sa iyo yan, yun din ang ihain mo sa Kanya, yun din ang gusto niya. Kaya nga nananalangin tayo, Lord, teach me how to pray. Mga kapatid, don't pray alone. Don't pray within yourself, but pray with the Spirit of God. Amen? Pray in the Spirit. That's why God is teaching us to pray in the Spirit. Hindi, Lord, yung sa akin, kundi turuan mo kami manalangin ayon sa iyo. Hindi mo alam ang manalangin, sabi na Romans 8:26, pero mayroong pagtuturo ang banal na Espiritu para sa iyo. Wala kang alam, wala kang kayang manalangin. Pag nananalangin ka lang by yourself, doon marami kang sinabi na impress ang tao, there's no power. Because galing sa iyo. Pero pag galing yan sa banal na Espiritu, galing sa Diyos, may kapangyarihan ang prayer mo. Amen? When somebody leads the opening prayer at nag-flow yung Spirit sa kanya, marahil umiyak siya, marahil for sure, may kapangyarihan. May iyak ka, makukonvict ka rin. Kung nga, Lord, nagpula ko. Makukonvict ka. Because there is power sapagkat banal ng Espiritu ang kumikilos. Amen? Ito po yung nangyari, mga kapatid. Amen? Hindi niya iniba. Kung ano yung ipinaisip ng Lord sa kanya, yun din ang inihain niya kay Lord. Amen? Kung minsan kasi sa mga Kristiyano, ito na yung pinaisip ng Lord. Diba sabi ng 1 Corinthians 2:16, ang pag-iisip na natin ngayon bilang Kristiyano ay pag-iisip ng Lord. Amen? He is the author of our mind. Amen? Kung siya ang author ng ating mind, kung ano yung pinaisip niya, yun din ang ihain mo sa kanya, yun din ang gawin mo. Pag hindi mo ginawa yan, supply ka. Amen? Hindi ka sumunod sa kanya. Nais ang Panginoon na perfectly, ganun na ganun yung gagawin mo. Amen? Dahil siya yung mismo nagpaisip sa iyo. Amen? Back to that Luke 15. Sabi doon sa verse
21, 22, 23, 24. Sabi ng Lord, ito po. And, but the father said to his servant, bring quickly the best robe. Bring nyo mga kapatid, dati kang anak ng Diyos, pasaway ka, tapos tinuruan ka ng Diyos, nagkaroon ka ng realization, and then, ito yung ipinaisip ng Lord, bumalik ka, humingi ka ng tawad, pag humaba ka, amen, at ginawa mo, ito aakto ka na, si Father, open arms na malayo ka pa, talagang ini-embrace ka na, and then, ano pa ang ginagawa ng Father? Sabi niya, mga kapatid, si kapatid na nawala, namatay, bumabalik, paghandaan ng pansit at nilin. Bernal, padanda ng supas. Amen? Mayroong welcoming ka agad, mga kapatid. Amen? Mayroong welcoming. Kung papaano ang libu-libong anghel ay nagsasaya, ganun din ang mangyayari sa baba. Amen? Nanais ng Lord sa bawat kaluluwa na nanumbalik sa Kanya ay magkakaroon ng celebration. Magkakaroon ng thanksgiving. Amen? Kung hindi ka pa nakalaya sa bagay na yon, nakasalanan ngayon, binuksan ka ng Panginoon, tell now if you are convicted. Paghahandaan ka namin. Gusto mo? Happy birthday. Paghahandaan ka namin. Magluluto na yung pansit. Happy birthday. After 2 days, birthday niya. Amen? Mga kapatid, ito po yung itinuro ng Lord sa buhay natin. Nanunumbalik ang isang kaluluwa na nawala, ngunit ngayon ay natagpuan, lost, and now found. Amen? Pinaghahandaan niya. Ano bang sitwasyon mo, mga kapatid? Dati may tampuhan kayo ng asawa mo. Siyempre, napalayo yung, ano, yung sitwasyon, di ba? Para nagkaroon ng gap. Eh ngayon eh, nagkaroon ng realization. Kasalanan ko ngayon. Kasi sabi ng Lord, sa Ephesians 4 verse 26, hindi ko kailangan ay lumubog yung araw na yan eh. Na hindi ko nagpapatawad eh. At hindi ko rin aayaan ng araw ay lumitaw, paggabi na yon, ay hindi ko siya napatawad. Nakasala ako, Lord. Narealize mo rin, pinaisip ng Lord yan. Amen? Pag hindi mo pa ginawa sa husband mo o sa wife mo yan, nagkakasala ka. Amen? Hindi ko alam ang sitwasyon nyo. Pero ito yung salita ng Diyos. Yun ang alam ko. Yun ang sinabi ng Lord. Amen? Hindi lang asawa yon, sa kapatid, sa nanay, sa katrabaho, at sino man yan na tao. Amen? Sa pusa nga, pag sinipa mo, nagsusuri ka eh. Di ba? Mga kapatid, totoo ba ito? Diba? Sino ba yung kasama ko kagabi? Yes! Glory to God! Yeah. Inabong na yung pusa kasi sabi ko, nandito na si Kuya Tom. Bakit? May pusa na eh. Amen? Ang pusa kasi tangasunod na yung Kuya Tom. Iwan ko dyan. Iwan ko, malapit ang pusa dyan. Kaya saan kayo pumunta, nandito na pusa eh. Amen? So sabi ko, nandito rin si Kuya Tom. Eh, nakapasok sa bahay, no? So inabo namin Kuya Rex. Naku, nakahabulang kami, pati sa banyo, napungasok. Kung saan? The only way is... Amen? I believe nagsuri siya. Amen? Kung marunong siya magsuri sa pusa, katao pa kaya? Amen? Tao nakikinabang ka? Amen? May kapakinabangan? Amen? Ka ng Diyos? Gawa ng Diyos? Tinawag ng Diyos? Amen? So, ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Kung nagawa natin, sabi niya, bring quickly the best robe. What is this robe symbolizes? Amen? Isuot ang robe sa kanya. Sabihin, purify him. Amen? Robe symbolizes purity. Amen? And sabi niya, and put it on him. Put it on him. And put a ring on his hand. Oh, tingnan nyo. Manunumbalik talaga, bibigyan ng robe yan. At bibigyan ng ring. Sino pong gusto? Bakit? Pasaway ka? Hindi. Pag mayroon pong nanunumbalik, mga kapatid, lagyan natin ang robe. Amen? Sabihin, ipurify natin siya. Amen? Matuwa tayo. Yehey! Amen? Yehey! Nanumbalik na. Dati ka namatay, pero ngayon, buhay na buhay. Amen? Then, put a ring on his hand.
Sabihin, ipagkaloob uli ang authority bilang siya ay anak. Amen? Bilang siya ay kapatid. Amen? Huwag mong sabihin na ikay nawala at bumalik ka, huwag kang mahihiya. Kung anong naranasan mo sa Panginoon, babalik pa rin yun. Amen? Kaya dahil ikaw ay nanunumbalik, ibabalik ng Lord. Amen? Ipinapakita ng Lord dito mga kapatid, yung robe, yung ring, yung shoes mga kapatid, ibinabalik ng Lord yung mga privileges and right bilang anak. Mga kapatid, tignan. Once you come back to God, ikaw ay nanumbalik, lahat yun na temporaryong nawala sa iyo nung iyo ay pasaway at nanumbalik ka, ibabalik ng Lord sa iyo. Amen. Yung purity, yung authority, yung privileges, yung right, bilang parang ng Diyos, pagkakalog niya uli. Hindi mawawala yon. Amen? Why? Sabi ng Romans 11:29, God's gift and call are irrevocable. Hindi magbabago. Ay, nawala ako. Ay, bumalik ako. Then, may enjoy muli. Amen? Kaso nga lang, yung nung ikaw ay lumayo, ang daming sayang. Ay, ang daming sayang. Ang daming mo naranasan. Dati, hindi ka napiklatan. Ngayon, piklatan ka siguro. Bakit? Eh, siyempre, kasama mo yung mabago. Ganun, diba? Oo. Dahil, ano, naranasan mo lahat yan. Amen? Yung nawalay ka, ang daming mangyayari sa'yo. Kasi walang covering si Lord, tatanggalin niya yon. Walang covering, mga kapatid, dahil didisiplinain ka. Amen? Ang malala ng mga kapatid, I pray na yung mangyayari yon. Amen? Jeremiah 7:16, malala yon mga kapatid, grabe na. Talagang yan ay talagang binasura na ng Lord yun. Amen? Talagang ipinakawala na, ibinigay na sa kalaban. Never pray for him anymore. Na-surprise ako kung sasabihin ng Lord. Huwag mo na ipag-pray. Magaganap yun, mga kapatid. Kung sa kanyang pagsaway, nandiyan kang pang-abot, ayaw pa rin niya. Sasabihin ng Lord, remove the call. Remove your prayer sa kanya. Amen? Amen, mga kapatid? 7:16. Papatanggalan ng Lord yun. Never. Kahit ano ang pangungusap mo sa akin, sabi ni Lord, humingi ka ng favor para sa kanya. Never. Ito po. As for you, do not pray for these people. Or lift up cry or prayer for them. And do not intercede with me. Huwag kang lalapit sa akin para ikaw ay bigyan ng favor para sa kanya. Sabi ni Lord, for I do not hear you because of that fellow. Darating si Lord sa bagay na yun. Yung talagang wala ng pag-asa ka, talagang lubusan na ka na, talagang pasaway. Nandiyan, naabot ka na nga, ganito, ayaw pa rin. Si Lord sasabihan niya, ikaw, sasabihan niya, lumayo kayo na dyan. Remove your cover upon him. Tanggalin mo na. Huwag mo na ipanalangin niya. Amen? Mga kapatid, darating tayo sa point na yan kung talagang yung tao na yan ay pasaway na talaga. Amen? Ayaw na talaga mo nung balik. Amen? Talagang darating niyo. Amen? Darating. And verse 22 sa ating text, Luke 15, mga kapatid, ipagkaloob, suotan ng robe. Amen? Suotan ng purity. Bigay yung purity sa kanya. Purity in the sense na ang kapaligid niya ay masaya, natutuwa. Amen? Magsaya tayo lahat kasi bumalik siya. Amen? Suotan ng ring. Amen? Ituring siya ng kapatid. Yung karapatan niya bilang siya anak ng Diyos. Ipakita yan. Amen? Suotan siya ng sandalya o sapatos. Ipakita na siya ay son. Siya po ay anak ng Diyos. Amen? Ibabalik ng Lord yan, mga kapatid, sa buhay natin. Ibabalik niya. Di ba napag-aralan natin yan, mga kapatid? Sa 1 Samuel 30 verses 1 to 19. Napag-aralan natin. Kung ano yung nawala, ibabalik ng Lord. Kung ikaw na itapat, nasusunod sa kanya, ibabalik ng Lord. Amen? Alalahanin mo, sabi ng Philippians 1:6, siya ang simula, siya ang
katapusan. Kau ang simula at katapusan. Hindi kakantahin yan kung hindi ayon sa salita ng Diyos. Amen? Siya ang simula. Siya ang katapusan. Amen? Eh lahat tayo mga kapatid ay tinuturuan ng Panginoon para makalaya sa bawat kasalanan na nagawa natin na hindi pa natin nare-recognize sa buhay natin. Amen? Yung generalized na pag-confess sa Lord, tinatanggap niya yon, pero hindi pa lubos yung pagpapatawad doon. Bakit? Dahil hindi pa napapagtagumpayan, hindi ka pa nakukundik sa mga kasalanan, hindi mo pa alam. Pero pag alam mo na yan, na isang Lord, na i-confess mo sa Kanya, specifically upang ikaw ay magkaroon ng kapangyarihan. Amen? Sa bawat tinik na tatatanggal, sa bawat bara, yung kasalanan na yan, bara yan, tinik yan, sa bawat natatanggal sa iyong puso, isang malaking daloy ng pagpapala sa buhay mo, kapangyarihan yon. Amen? Di ba na, sabi ko nga, illustration ko mga kapatid, puwasit yan, binuksan mo, ayaw dumaloy, ganun-ganun lang, papitak-patak lang, dahil barato. Amen? Kailangan malinisan dyan yung mga tinik, yung mga kung ano-ano dyan. Amen? Kung minsan natulog na mantika, kung minsan plastic, amen? Amen? Kung minsan guma, kung minsan buhok, amen? Yung mga, ano, yung undissolved na bagay, nandiyan, nakabara. Yung po yung kasalanan natin mga kapatid, nais ang Lord na tanggalin yan. Amen? Sa bawat paghugot natin, sorry kapatid, sorry talaga. Dapat ka nag-sorry. Pag napatawag ka, isang tinik yung natatanggal. Sorry na naman dito dahil, ikaw dahil sa iyo, kapatid, ganito, ayan. Amen? Tawagan mo rin yung asawa mo, sorry mahal. Dahil yung ginawa ko sa iyo noon ay talagang nakundik ako ngayon. Bagamat 20 years ago na yon. Pero talagang sorry. Tinuruan ako ng Panginoon ngayon na mali pala yung ginawa natin. Hindi pala tayo dapat magtalik dahil hindi pa tayo mag-asawa. Amen? Sorry. Amen? Ay, nag-inom ako noon. Sorry. Doon sa barkada mong Kristiyano na, sorry, niyaya kita noon. Nakasama ka sa kasalanan. Sorry. Lahat, mga kapatid, nais ng Panginoon na specific natin iyain sa Kanya at magkumpisal sa Kanya para magkaroon ng kaganapan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Tayo po tumayo, mga kapatid. Sino po nakalaya na? Sino pong nagnanais na magkaroon ng kapangyarihan ng buhay niya? Lalo, amen? Actually, that power is already coupled in your life. Amen? Package deal. Kasama na sa package deal yan, mga kapatid. Amen? Kasama na sa package deal yan sa buhay natin. What are those power in our life? Nandoon po yung Galatians 5, verses 22 to 23, the fruit of the Holy Spirit. You have love. Amen? You have joy. You have peace. Amen? You have faithfulness. You have kindness. You have goodness. You have meekness. You have patience. You have long-suffering. You have self-control. You have the nine fruit of the Holy Spirit. That nine fruit is already established in you upon receiving Jesus Christ as your personal Lord and Savior. The only thing is that you have to do your part. Repent and change. If you want to be happy or to have a joyful life, actually the joy is already in you. It is your part to be joyful. Amen? It is your own choice. If you want to be happy, actually that happiness is already there. But the Lord wants us to do our part, to repent and change. If it's a matter of choice. Amen? If you want to choose your life powerfully, then magaganap mga kapatid sapagkat nariyan na yan. Simula nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Remember that Acts 2:38. Repent and be baptized in the name of Jesus. And you will receive the gift of the Holy Spirit. That gift is salvation. That salvation is the power of God in our life. If you apply that power of God in your life, mangyayari ang bawat bagay. It's your choice. If you want to repent and change, it is your choice. If you want to have a powerful life, it is your own choice. If you choose that God will be the King of your life, surely when you confess that Jesus is Lord and He is God in your life, He is now under your, He is under you. You are under the kingship of the Lord.
siya na ang nag-ahari sa buhay namin. Have you recognized any sin from today? The Lord wants us to be honest. The Lord wants us to be humble. The Lord wants us to be open. Kahit anong pagtuturo ng Panginoon, kung hindi piliin mo, hindi sumunod sa Kanya, hindi magtitik-effect ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Hindi mo mararanasan ang tunay na pagpapatawad ng Diyos sa buhay natin. Yung mga bagay na ginagawa mo noon, ngayon, ipinaalala ng Lord sa buhay mo na kasalanan yun. Nahulog ka doon, nawalay ka sa Lord, napahiwalay ka sa Kanya, naging kalaban Kanya. Kung ayaw mo pa rin isuko yun kay Lord, ayaw mo pa rin humingi ng tawad at magbago ang buhay, it's up to you. We believe that in the presence of God, there is fullness of joy. We believe that in the presence of God, we have everything that we ask according to His will. Lord, we are here right now in Your presence. Thank You for Thy word, O Lord. You wanted us, Lord, na manumbalik sa'Yo. Na magitan, Panginoon, na paghihingi namin ng pagsisisi ng aming nagawang kasalanan sa'Yo, Panginoon. Tulungan mo kami magbagong buhay, Panginoon. Lord, inihahain namin sa'Yo ang aking mga buhay, mga kasalanan, Panginoon, O God, na binuksan mo, Panginoon, sa buhay namin sa oras na ito at na-recognize namin, Panginoon. Kaloob nanunumbalik sa iyong paglihat. Puso ko, Panginoong Jesus.
Patuloy mo, Panginoon, na sakupin ang buhay namin. Patuloy mong pagharian ang bawat parte ng buhay namin. Patuloy mo kaming turuan, Lord. Lord, yung desire namin sa aming puso na magamit mo kami, O God, mightily, powerfully, and effectively. Lord, i-remind mo kami sa mga kasalanan hindi pa namin, O God, na ikaw confess sa iyo. Mga kasalanan, Panginoon, hindi pa namin tiyak, Panginoon. Lord, ituro mo sa amin. Ipaalala mo sa amin. Iudyok mo sa amin, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng kakayahan. Na Lord, humingi kami ng tawad sa iyo. Magsisi, Panginoon. At mabago ang aming mabuhay, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita. Dahil sa bawat salita mong, Panginoon, nakakalaya kami. Nakukumbik kami, Panginoon, sa bawat kasalanan na hindi namin alam na nagiging para ng aming mabuhay. Kung bakit, Lord, hindi makadaloy-daloy ang nais mo sa buhay namin sapagkat, Lord, madaming para. Kuminsan, Lord, self-centered kami. Kuminsan, nagsasalita kami, Panginoon, ang papuri ay napupunta sa amin. Lord, kuminsan, nakakapagyabang kami, Panginoon. Kuminsan, conceited kami. Kuminsan, Panginoon, O God, mahangin kami. Kuminsan, Panginoon, nagsisinungaling kami sa iyo. Kuminsan, Panginoon, nakakasala kami dahil nakakapag-isip kami ng masama sa aming kapwa. Lord, salamat sa iyo pag-uudyo sa amin. Dahil nakakalaya kami, Panginoon, binigyan mo kami, Panginoon, ng puso na isang binagong puso, Panginoon, na handa, Panginoon, na sumunod sa iyo, lumapit sa iyo, magpakumbaba sa iyo, magpasabok sa iyo, at kilalanin kang Diyos ng buhay namin. Kilalanin kang nagahari sa buhay namin. Kilalanin ka, Panginoon, O God, na ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Paalala mo, Panginoon, sa buhay namin sa oras na ito. Na Lord, mag-isip kami, Panginoon, ay maisip mo sa amin, Panginoon, sa mga kasalanan. Na pagsisihan namin, Panginoon, ang lahat ng ito. Specifically, O Panginoon,
Inaangkin namin, Panginoon, na kami ay binago mo, O God. At Lord, mula sa araw na ito, Panginoon, wala nang hanggan ang aming pagpupuri sa iyo. Ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon, ay wala nang katapusan. At nais namin, Panginoon, O God, na ikaw ay malawalhati sa buhay namin. Nais ko, O God, nais namin na ikaw ay parangalan namin. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam. Pagkat sa'yo wala natagpuan, tunay na nagalakan. Nais kong ika'y maranasan, ibog ng puso ko'y ikaw lamang. Walang hanggang ikang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong lahat ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang ikang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Inudyukan mo kami, Panginoon, upang ugat kami magsisi. Lord, we have decided, O God, to bring to you, O God. Tanggapin niyo, Panginoon. Tanggapin niyo ang aming mga hain na kasalanan. Nais mo, Panginoon, na kami malinis sa iyong harapan. Nais mo, Panginoon, na kami kagamit-gamit, Panginoon. Nais mo, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, may kapangyarihan na naglilingkod sa iyo. Kami rin, Panginoon, nagnanais. Nagnanais kami, Panginoon, na makasunod sa iyo. Nagnanais kami, Panginoon, na magamit mong tili, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang dadaloy sa buhay.
Salamat, Panginoon. Dahil bukas palad ka lagi sa buhay namin. Sa lahat na nanumbalik sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng ugad, humihin ang tawad sa iyo, ay pinapatawad mo. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos na natagpuan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos namin na nakilala. Salamat, Lord, dahil ikaw ang Diyos na nagahari sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pangungusap sa pamamagitan ng salita mo. Salamat, Lord. Napakagaan, Panginoon, ang aming pakiramdam. Nagpapatunay, Panginoon, na kami po'y lubos mong pinatawad. Salamat sa kagalakan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil natagpuan namin ang kagalakan dahil sa iyo. Salamat sa oras na ito. Salamat sa araw na ito. Dahil tinuruan mo kami, nais mo, Panginoon, na kami lumakad ayon sa iyong kabanalan. Nais mo, Panginoon, na kami at magbagong buhay. Lord, dahil sa iyo, dahil sa aming pananampalataya na pinagkalo mo, Panginoon, mangyayari ang nais mo sa buhay namin. Lord, susunod kami sa iyo. From today, we will never be the same again, O God. Salamat, Panginoon, at binabalik namin pa yung sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila. At ang lahat na pinatawad ng Panginoon at handa ng magbagong buhay ay magsasabi namin.